Shoutout sa lahat mga idol. Ang mga upload natin ngayon mga idol ay isang compilation sa istorya ni Badong bilang paggunita sa napakagandang istorya dito sa ating channel. Sana tangkilikin ninyo ito mga idol. Mahaba-haba din ito, nasa 2 hours po ang ating istorya na ilalapag bawat araw. At sana mga idol, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-share para matulungan nyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Isinilang itong si Badong sa lugar ng San Nicolas, isang bayan na pinamumugaran ng mga halang ang kaluluwa. Kinatatakutan na ang bayan na ito dahil sa mga naglipana na mga masasamang tao na tulad ng mga magnanakaw, tulisan, mambabarang, pati pa nga mga aswang. Namatay ang mga magulang nitong si Badong nang maglimang taong gulang pa lamang ito. Pinasok ang kanilang tahanan ng hindi mabilang na mga kalalakihan. Walang awang pinatay ang kanyang mga magulang at pinagsamantalahan pa ang kanyang nakakatandang kapatid na babae. Habang ang kanyang kambal na si Basil, sa pilitan itong dinala ng mga masasamang loob. Lumaki itong si Badong sa lansangan at natuto ito sa mga gawaing masasama. Lumalaki ito sa pakipagbasagan ng ulo at kinikilala itong hari ng lansangan. Nang mag-edad 10 itong si Badong, kasama ang kanyang mga kabarkada, nagnanakaw ang mga ito doon sa isang malaking tindahan. Ngunit hinabol ang mga ito hanggang sa masukol ang iilan sa kanila. Habang itong si Badong, mayroon itong malubhang tama ng baril sa kanyang katawan. Nahulog ito sa sapa at nagpalutang-lutang ng ilang minuto hanggang sa mayroong isang matanda ang tumulong sa kanya. Nanatili ng ilang araw itong si Badong sa tirahan ng matanda na sa tingin ito ay nasa gitna ng kakahuyan. Maraming mga manok na alaga ang matanda at sa tingin itong si Badong, mga manok pansabong ang mga ito. Makalipas ang ilang araw na panatili nitong si Badong, mayroong ibinigay ang matanda sa kanya. May ibinaon ang matanda sa kanyang kanang braso. Samantalang may isinuot din itong kwintas sa kanya, wika ng matanda, na ang mga bagay na ito ang magbibigay ng proteksyon sa kanya sa lahat na oras. Sa tamang panahon, magagamit daw niya ito ng tama. At ang laging pangaral ng matanda sa kanya na tigilan na nito ang mga gawain na masasama. Ngunit dahil hindi sanay sa buhay sa gubat itong si Badong, lumayas ito sa kubo ng matanda. Bumalik ito sa kalye kung saan nandoon ang kanyang mga matalik na kaibigan at muling bumalik itong si Badong sa mga gawaing masasama. Habang lumalaki itong si Badong, kinatatakutan na ito doon sa kanilang lugar dahil wala itong inuurungan na laban. May sapalos din ito na kayang lusutan sa lahat ng mga gusto siyang dakpin. Kaya itinituring na itong si Badong na pangunahing kalaban ng bayan at tinutugis na ng mga otoridad. Ngunit habang lumalaki itong si Badong, unti-unting naiisip na nito ang kanyang mga ginagawang masama. Hindi na kaya ng kanyang konsensya ang kanyang mga pinaggagawa. Natagpuan na lamang nitong si Badong kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Bunit na nasa loob na ang mga ito ng simbahan. Unang bisis na pumasok ang mga ito ng simbahan. Unang bisis din itong si Badong na nakita ang mga ribulto doon sa loob. Ngunit parang naramdaman itong si Badong na parang may bumubulong sa kanya na puntahan ang simbahan at humingi ng tawad sa Panginoon. Minsan din sa kanyang pagtulog, nagugulat na lamang ito nang makitang nagliliwanag ang kanyang kwintas na suot na bigay ng matandang ermitanyo na nakatira doon sa bukirin. Iyak nang iyak itong si Badong at nangangako ito na iwan na
ang mga gawaing masama at magbagong buhay na ito. Ilang sandali pa, tuluyan nang umalis itong si Badong doon sa kanilang lugar at nakipagsapalaran ito doon sa kabilang lugar kasama pa rin ang kanyang matalik na kaibigan na si Bunit. Para na niya itong kapatid na laging kasama sa lahat na oras mula noong mga pasit pa lamang ang mga ito. 22 taong gulang na itong si Badong dahil nga sa mga gawain ito simula pa ng bata itong si Badong at ang pakipagbasagan ito ng mukha nagiging matipuno ang katawan nito. Mas matangkad din ito kumpara sa mga pangkaraniwan. Mayroong 6 na talampakang tangkad itong si Badong. Mahaba ang medyo kulot nitong mga buhok habang ang kaibigan naman itong si Bunit magkasing edad lamang ang mga ito. Ngunit mas mataas itong si Badong sa kanyang kaibigan ng 4 na talampakan. Sinubukan ng mga ito na mag-apply ng mga trabaho. Ngunit dahil sa walang pinag-aralan ang dalawa, nahihirapan ang mga ito na makahanap ng matinong trabaho hanggang sa makapasok ang dalawa bilang katulong sa isang medyo may kalakihan na tindahan ng mga pagkain. Masayang masaya ang dalawa dahil unti-unting natutupad na din ang kanilang pangarap na magbagong buhay. Gabi-gabi, ginagambala na din itong si Badong ng kanyang mga panaginip na hindi niya maintindihan. Minsan, magliliwanag na lamang bigla ang kanyang suot na kwintas at mananakit ang kanyang braso kung saan may ibinaon ang matanda nito. Nag-iisip nga minsan itong si Badong na itapo na lamang ang kwintas na kanyang suot. Isang kwintas na mayroong palawit na cross na gawa sa tanso. Ngunit hindi maituloy-tuloy nitong si Badong ang pagtapon sa bagay na iyon dahil naiisip niya na maaring ito ang nagiging dahilan kung bakit siya nagbagong buhay. Maraming mga panaginip itong si Badong na hindi niya maintindihan. May mga nababanggit ang isang tao sa kanyang panaginip tungkol sa mga agimat ng pangil ng kidlat at ang agimat ng limatok. Ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito. Hindi din niya nakikilala ang taong laging nagpapakita sa kanyang panaginip dahil laging nakatago ito sa likod ng isang pinto sa tuwing magpapakita ito sa kanyang panaginip. Lumipas din ang mga buwan na matiwasay at tahimik ang buhay nitong si Badong malayo sa mga karahasan kung saan ito ang kanyang kinalakihan. Ngunit pansamantala lamang pala ang lahat na iyon. Isang araw, may bisitang bigatin ang kanilang tindahan. Nagiging suki na ito sa kanila na tinatawag na busbitoy. Laging may kasama itong mga tauhan na hindi bababa ng 10. Ngunit isang araw, pumunta ito sa kanilang tindahan na dalawa lamang ang kasama. Kumakain ang mga ito doon at pagkatapos nagpaalam na. Mabait naman ito sa kanila sa kabila ng mga naririnig nilang kasapi ito sa isang malaking sindikato. Matapos ang trabaho nila ni Bunit at Badong, papauwi na ang magkakaibigan doon sa kanilang tinutuluyang maliit na kwarto. 6 na ng hapon nang matapos ang kanilang trabaho, kaya medyo may kadiliman na ang buong paligid. May mga kasabayan ang mga ito na mga trabahante din. Ngunit nang paliko na ang mga ito doon sa isang iskinita, tanging sina Badong na lamang at Bunit ang naglalakad. Ngunit nang makarating ang dalawa doon sa may isa pang iskinita, may nakatayong isang medyo may kalakihan na gusali ang nandoon. May naririnig ang dalawa na parang ingay ng mga tao doon sa kabilang bakod. Kaya tumigil muna ang mga ito sa paglalakad at pinakinggan nila ang mga ito. Parang mayroong hindi kaya-ayang nangyayari doon sa kabilang bakod batay sa kanilang mga narinig. Kaya nakapagpasya ang dalawa na sumilip doon sa unahan. At pagkatapos, gulat na gulat sina Badong at Bunit dahil doon sa loob ng bakuran na inabandon ng gusali, nakita nila ang suki nitong customer doon sa kanilang pinagtatrabahuan na tindahan.
Bugbog sarado ang mga ito at napapalibutan ng mahigit sa 10 mga kalalakihan na armado ng mga pamalo at patalim. Narinig pa nga nilang wika nitong si Boss Bitoy. Mandok, mas makakabuting patayin na ninyo kami ngayon din. Dahil kapag ako'y nakawala at muli tayong magkikita, babasagin ko ang ulo mo at ang iyong pagmumuka. Tumawa lamang ang namumuno sa mga kalalakihan at sagot nito. Oo naman, Boss Bitoy, hindi na kita bubuhayin pa. Papatayin kita, ngunit sa unti-unting paraan. Pinatay mo ang aking kapatid. Buhay ang iyong inutang, kaya buhay din ang kabayaran. Isang malutong na sapak ang pinakawalan nito sa pulsa mukha itong si Boss Bitoy. Habang ang dalawa nitong tauhan, nakakatanggap din ito ng mga umbag at sipa. Gumagapang na ang tatlo sa lupa habang namimilipit ang mga ito sa natamong sakit. Kaya itong si Badong, hindi nito nakayanan ang kanyang nakikita. Hindi pwedeng manood lamang sila habang may taong sobrang nahihirapan. Wala silang kaalam-alam sa tunay na dahilan kung bakit nag-aaway ang mga ito. Ngunit hindi naman pwedeng manood na lamang sila. Wika nitong si Balong kay Bunit. Bunit, matagal na din na hindi tayo nakapag-insayo. Mukhang mapapalaban tayo ngayon. Badong, kung ano ang gusto mong gagawin, kasama mo ako lagi. Mabuti kung ganoon, Bunit. Ayaw ko na itong gawin pa. Ngunit mukhang kinakailangan ngayon ang pag-uusap ng dalawa. At pagkatapos walang ano-anong lumabas itong si Badong at Bunit sa kanilang pinagtataguan, naglalakad ang mga ito papalapit sa kinaroroonan nila ni Boss Bitoy. Kaya nang makita sila ng grupo ng mga nambugbog kay Boss Bitoy, napatigalgal ang mga ito para kasing walang kinatatakutan ang dalawa habang naglalakad ang mga ito papunta sa kanila at walang dalang anumang mga armas. Napatitig ang mga ito kay Badong at Bunit. Pati nga itong si Boss Bitoy, napatitig na din ito sa dalawa. Namukhaan niya ang mga ito doon sa malaking tindahan kung saan sila malimit na kumakain. Sa isip nitong si Boss Bitoy, ano kaya ang ginawa ng dalawang ito dito sa lugar? Hindi ba naisip ng mga ito na lubhang delikado ang kanilang ginagawa? Ang grupong nambugbog sa kanila ay ang isa sa mga kinikilalang grupo sa kanilang lugar. Nagkaroon kasi ng alitan ang mga ito sa kanilang mga grupo nang mapatay nitong si Boss Bitoy ang kapatid nitong si Argos. Namatay ito sa gitna ng labanan. Kaya ganun na lamang ang galit nito sa kanila. Ang hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng mga ito at naghanap lamang ng pagkakataon. Wika agad nitong si Badong. Mukhang nagkasiyahan tayo ngayon, mga kaibigan. Baka naman pwede kaming makisali sa inyo. Sagot ng namumuno sa mga ito. Ang tatapang nyo naman at pumasok pa talaga kayo dito sa aming bakuran. Kung nasisiraan na kayo ng mga ulo, babasagin namin ngayon ang mga ulo ninyo at ang inyong pagmumuka at nang magtanda na kayo. Isasama ko na kayong dalawa sa hukay ng tatlong ito. Napailing na lamang itong si Boss Bitoy sa isip nito. Mukhang may mga madadamay pa na mga inosinteng tao. Bakit pa kasi lumapit ang mga ito sa kanila? Utos agad ng namumuno sa mga kalalakihan na bigyan ng leksyon sina Badong at Bunit. Kaya lumapit agad ang apat sa mga kalalakihan na may dalang mga pamalo na tubo. Dahil itong si Badong ang nasa unahan, agad na hinataw ito ng isa gamit ang tubo nito. Ngunit gulat ito nang sanggain lamang ito ni Badong gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang pamalo na tubo at wika nitong si Badong. Pakilakasan mo naman ang mga palo mo. Masyadong mahina. Nang bitiwan ni Badong ang tubo,
na hawak ng kalaban. Muli itong umarangkada ng mga pagpalo. Pati ang mga kasamahan nito, itinaas na din ang kanilang mga dalang pamalo, habang ang isa naman sa mga ito may dalang panaksak at lumapit agad ito kay Bunit. Nang hampasin na itong si Badong ng tubo, walang ano-anong sinalo uli ito ni Badong, gamit pa rin ang kanyang kaliwang kamay at kasabay ang pagbitiw ng isang malutong na suntok. Nang tamaan sa panga ang lalaki, tumimbuwang ito at tumilapon dahil sa lakas na suntok na iyon. Tumilapon ito ng ilang metro habang ang isa naman na sumunod na pumalo bago tumama ang hawak nitong tubo kay Badong. Naunahan na niya ito ng mga suntok sa sikmura at dahil sa sobrang bilis, nagmistula itong puno ng saging na natumba sa lupa. Kapwa hindi na gumagalaw ang dalawa na nawalan agad ng malay. Ang isang may hawak naman na patalim, sinaksak na nito agad itong si Bunit. Ngunit isang paikot na sipa ang tumama sa kanyang panga na nagiging dahilan para bumagsak din ito sa lupa. Ang pang-apat naman sa mga ito, hindi na ito tumuloy sa pag-atake. Mabilis itong umatras. Ngunit gulat na gulat ito nang biglang sumulpot itong si Badong sa kanyang harapan at isang pagsiko sa kanyang ulo ang pinakawalan. Lumalagutok pa nga ang ulo ng lalaki sa lakas ng pagkasiko nitong si Badong. Agad itong napaigit at bumagsak sa lupa. Nawala na ito agad ng malay. Kaya nang laki ang mga mata ng mga kalalakihan at sobrang nagulat ang mga ito, pati na nga sina Boss Bitoy, hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Sobrang lalakas naman ng dalawang lalaking ito. Wika nitong si Badong sa mga natitirang kalalakihan. Wala din pala kayo. Ano na, magtitingin na lamang ba tayo? Nagdalawang isip na ang mga ito sa pag-atake kina Badong at Bunit dahil sa kanilang nakita. Sanay ang mga ito sa gulo at patayan. Ngunit ngayon pa lamang nakasaksi ang mga ito ng ganitong klaseng lakas na parang hindi na ito tao. Ang namumuno sa mga kalalakihan, bumunot ito ng baril. Sagot din ito kay Badong. Tingnan natin ngayon ang bilis at lakas mo. Kung kaya mo bang maiwasan ang mga bala ng aking baril. At itinutok nito agad ang baril kay Badong. Dalawang magkasunod na putok ang umaalingaw-ngaw. Ngunit hindi pa rin ito mahagip itong si Badong na sobrang bilis na gumulong at inabot agad ng sipa ang may hawak ng baril. Nang tamaan niya ito sa tiyan, agad itong napaluhod at napasukan ng dugo. Nabitiwa na din ito ang hawak nitong baril. Hindi halos ito makapagsalita dahil namimilipit na ito sa sobrang sakit. Bago pa ito makatayo, nagpakawala ng isang malakas na pagtuhod itong si Badong at nasapul sa panga ang kalaban. Dahil sa lakas ng pagkatuhod ni Badong, tumilapon pa ito at umangat pa nga ang mga paa nito sa lupa. Agad na nagtalsikan ang mga ngipin nito at pagbagsak nito sa lupa, hindi na ito gumagalaw pa. Kumilos agad ang dalawang kalalakihan na nasa likod nitong si Badong. Inundayan agad nila itong si Badong ng kanilang mga hawak na mga pamalo. Ang nasa unahan nito, agad na hinataw itong si Badong at punteriya ang ulo. Ngunit agad na yumuko itong si Badong. Pagkatapos umikot ito sabay ng pagpakawala ng isang malutong na suntok na tumama sa dibdib ng kalaban. Dahil nga paabanti ito sa kanya, nang tamaan ito ni Badong, agad na napaluhod ito sa lupa. Bumulwak ang dugo sa bibig at padapa na natumba ito sa lupa. Habang ang isa na nasa likod nito, hinawakan na ito ni Bunit sa liig at itinumba niya ito sa lupa sabay ng mga pagpakawala ng mga magkasunod na mga suntok. Ang mga natitirang mga kalalakihan, nagsitakbuhan na ang mga ito palayo. Balak pa sanang habulin ang mga ito nitong si Bunit.
Ngunit wika nitong si Badong. Huwag na bunit. Pabayaan mo na ang mga iyan. Mabilis nilang tinulungan ang grupo nitong si Boss Bitoy na sa pagkakataon na iyon, napangangapa at hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala ang mga ito na mayroong tao palang nabubuhay at nandito sa lugar ng San Nicolas na ganito kalakas. Pati nga itong si Badong, hindi nga ito makapaniwala sa kanyang mga nagawa. Alam niyang may mga kakayahan siya at lakas na angat sa karamihan dahil laging nasasangkot itong si Badong at Bunit sa maraming mga gulo doon sa kanilang lugar. Ngunit hindi ganito kalakas ang kanyang mga suntok at hindi ganito siya kabilis. Ang hindi alam nitong si Badong, dahil sa kanyang ginawang pagbabago at tinalikuran na ang mga gawaing masasama, mas lalong nagagamit na niya at umiipikto ang kanyang agimat ng pangil ng kidlat na nakabaon sa kanyang braso. Wala pa nga itong mga dasal at orasyon, ngunit natutuwa ang gabay ng kanyang agimat sa kanyang pagbabago. Kaya lalong nagkaisa na sila ng kanyang hawak na agimat. Wala kasing kaalam-alam itong si Badong tungkol sa agimat na ito na ibinaon sa kanyang braso ng ermitanyo na tumulong sa kanya doon sa gubat. Ilang sandali pa nang mahimasmasan itong si Boss Bitoy, agad na nagpapasalamat ito kay Badong at Bunit. Nakatitig pa rin ito kay Badong at wika nito sa kanila. Alam ninyo, hindi kayo nababagay sa mga trabaho ninyo ngayon. Napakalakas mo, binata. Kung magtitiwala ka sa akin, tutulungan kita. Kikita ka ng malaking halaga at yayaman. Ang sagot naman itong si Badong, sa anong paraan naman nakikita ako ng malaking halaga, Boss Bitoy? Ang paggawa ba ng kasamaan? Alam kasi nitong si Badong ang kwento ng taong ito. May mga balita na kabilang ito sa isang malaking sindikato. Wika pang muli nitong si Badong, tinalikuran ko na ang mga bagay at mga gawain na iyon. Pasinsyahan mo na, Boss Bitoy. Hindi namin matatanggap ang alok mo. Tahimik at payapa na ang aming buhay. Tama na sa akin ang makatulong sa kapwa. At umalis na itong si Badong at Bunit. Ngunit itong si Boss Bitoy, kahit na papalayo na sina Badong, hindi pa rin maialis nito ang kanyang paningin sa dalawa. Sobrang namamangha ito sa ipinakita nitong kakaibang lakas at bilis, pati na rin ang galing nito sa pakikipaglaban. Plano nitong si Boss Bitoy, hindi ito titigil hanggang sa mapapayag niya itong si Badong. Kinabukasan, tulad ng dati, maagang pumasok ang dalawang magkaibigan doon sa kanilang trabaho. Normal lamang sa kanila ang araw na iyon hanggang sa pagdating ng hapon. Ang buong akala ng dalawa na tuluyan na silang makawala sa mga karahasan. Ngunit dahil sa kanilang ginawang pagtulong sa grupo nitong si Boss Bitoy, magsisimula na naman ang bago nilang kabanata sa mga pakikipagbakbakan. Muling magagamit nitong si Badong ang lakas niya at mga kakayahan. Sa hapon na iyon, habang papauwi na ang dalawang magkaibigan, may mga nakaabang na sa kanila doon sa isang iskinita papunta na doon sa kanilang tinutuluyan. Gusto ng mga ito na makapaghiganti kay Badong at kay Bunit. May mga dalang mga tubo ang mga ito, itak at mga patalim. May kasama din ang mga ito na dalawang tirador at sanay na sa bakbakan. Nang makaliko na sina Badong doon sa eskinita, napapansin agad nito ang sobrang katahimikan ng lugar. Ilang sandali pa nang lumagpas na ang mga ito doon sa lumang gusali, agad na napalingon itong si Bunit dahil napansin ito ang mga kalalakihan na nakasunod na sa kanila. Ang iba naman, umakyat ang mga ito sa bakod at papunta na rin sa kanila.
Napatigil na din sa paglalakad itong si Badong nang makita ang mga ito. Wika nitong si Bunet. Badong, hindi tayo titigilan ng mga ito. Inaabangan tayo sa ating daraanan at napakarami nila. Wika naman itong si Badong. Bunet, mag-iingat ka. Wala na tayong magagawa pa, kundi labanan ang mga ito. Buhay na natin ngayon ang nakataya. Ayaw ko nang manakit. Ngunit tayo ang nilalapitan ng gulo. Humanda ka na. Agad na hinubad nitong si Badong ang suot nitong damit. Pinunit niya ito at itinali sa kanyang magkabilang braso. Habang itong si Bunet, dinukot na nito ang laging dalang batsikorno. Isang pagkakamali lamang nila, maaari silang mapatay ng mga ito. Doon naman sa kanilang harapan, may mga nagsilabasan pa na mga kalalakihan na may dalang mga pamalo at mga itak. Napapansin din agad nila ang dalawa sa mga ito dahil mas matangkad ang mga ito at mas malalaki ang mga katawan. Wika agad nung isang nasa unahan. Pakialamiro kayo. Tingnan natin ngayon ang tapang at lakas ninyong dalawa. Utos nito sa mga kasamahan. Bugbugin ang mga iyan. Pagbabaliin natin ang kanilang mga kamay at mga paa. Ipatikim natin sa kanila ang ating bangis, ang bangis ng ating grupo. At nagsimulang magsitakbuhan na ang mga ito papunta sa kinatatayuan nila ni Bunet at Badong. Sa tingin ng dalawa, nasa mahigit sa 30 ang bilang ng lahat ng mga ito. Taimtim nang bumubulong itong si Badong. Hindi niya alam kung saan siya dapat humingi ng tulong, sa kanyang taglay ba o sa Panginoon. Wika nito, pinilit kong magbago. Ngunit maraming mga masasama pa rin ang nagkalat dito sa lupa. Ipinagkaloob ninyo sa akin ngayon ang lakas para mapatumba ko ang lahat ng mga ito. Nang makalapit agad ang dalawa kina Badong, bago pa nila maipalo ang mga hawak na tubo, dalawang magkasunod na suntok ang pinakawalan nitong si Badong. Tumama ang kanyang kamao sa mga mukha ng dalawa. Sa lakas ng pagkasuntok nitong si Badong, rinig pa niya ang paglagutok ng mga buto nito sa panga ng dalawa. Tumimbuwang ang dalawa at tumilapon. Agad na nawalan ang mga ito ng malay. Umikot itong si Badong at nagpakawala ito ng isang malutong na sipa na tumama naman doon sa isa sa kanyang kalaban. Umangat pa nga ito sa lupa bago ito bumagsak at hindi na ito gumagalaw pa. Habang ang isang may hawak na palaksak, mabilis na inundayan ito itong si Badong. Agad naman na nahawi ito ni Badong sabay ng pagpihit sa mga braso nito. Agad itong napasigaw at nabitiwan ang hawak na panaksak dahil nabali na ang kanang braso nito. Pati ang isa pa, sinalubong ni Badong ng malakas na suntok ang braso nito na may hawak na pamalo. Nang tamaan niya ito, agad na nabali ang buto nito sa braso. Kaya agad na lumaylay ang kamay nito habang nagsisigaw dahil sa naramdamang sakit. Mayroong dalawang nakalapit kay Badong. Pinagpapalo na siya nito sa hawak ng mga pamalong tubo. Habang ang isa, umikot ito sa kanyang likuran at tinaga na naman itong si Badong. Ang ginawa nitong si Badong, iniwasan niya ang pagpalo nung isa. Saka hinawakan niya ang ulo nito at pagkatapos, sinalubong niya ng pagsiko sa mukha. Para itong niyog na nabasag nang tamaan ito ni Badong sa ulo at agad itong bumulagta at hindi na rin gumagalaw. Habang ang may hawak na itak, muntikan pang tamaan itong si Badong sa kanyang balikat. Mabuti at maagap itong umiwas sabay hawak sa ulo ng kalaban at hinampas niya ito doon sa pader. Tumalsik agad ang mga ngipin nito at nawalan ng malay. Habang ang isa
dalawang magkasunod na sapak sa tiyan ang pinakawalan nitong si Badong. Parang naupos na kandila ang mga ito na bumagsak sa lupa. Itong si Bunit, tatlo na ang kanyang napatumba. Bawat tamaan ng kanyang kamay na mayroong hawak ng batsikorno, agad na bubulagta ang mga ito. Ngunit dahil sa dami ng mga kalaban, may sugat na rin itong si Bunit sa kanyang balikat at isang daplis naman sa kanyang tagiliran. Wika nitong si Badong, "Bunit, mag-iingat ka. Gigil na gigil ang mga ito. Napatayin tayo." Habang ang dalawang kasama ng mga ito na mayroong mga malalaking katawan, mabilis nang tumakbo na din ang dalawa para atakihin si Badong. Gumulong agad itong si Badong at hinablot niya ang dalawang nasa kanilang gilid. Siniko niya ang ulo ng isa. Pagkatapos, tinuhod niya naman sa tiyan ang isa pa. Nang mapayuko ito, isang pagsiko uli sa ulo ng kalaban ang ginawa nitong si Badong. Kaya agad itong napaluhod sa lupa habang bumulwak ang mga dugo sa ilong at bibig. Kinuha agad nitong si Badong ang hawak ng mga ito na tubong pamalo. Wika nito kay Bunit habang itinapo nito ang isang tubo. "Bunit, gamitin mo ito." Habang ang isa, hawak na ito ni Badong. Nang makakalapit na ang dalawang malalaking kalaban, agad na sinugod ng mga ito itong si Badong at balak na mahawakan. Ngunit isang hampas gamit ang tubo na hawak nitong si Badong. Kahit na nasangga pa ito ng braso ng kalaban, tumama pa rin ito sa muka nung isang malaking katawan. Habang ang mga braso nito ay bali-bali, lumalagutok pa nga ang mga buto nito sa panga at nabasag sa lakas ng pagpalo na iyon ni Badong. Agad itong bumagsak at nawala ng malay. Habang ang isa nang sumipa naman ito, sinalubong ito ni Badong ng paghampas ng tubo. Kaya ang mga paa naman ito ang nababali. At nang mapasigaw ito at mapaluhod, hinampas ito ni Badong sa dibdib. Sumuka ito ng dugo at bumagsak sa lupa. Dalawa na din agad ang tinamaan naman itong si Bunit sa kanilang mga ulo. Kaya agad na bumagsak ang mga ito at nawala ng malay. Ang dalawang kasama ng mga ito na malalaki ang mga katawan, sa loob lamang ng ilang segundo, napatumba na ito ni Badong. Nang makita ito ng mga natirang kasamahan, napatigil ang mga ito sa pag-atake. Pati pa nga ang namumuno sa mga ito, napapatras na. Wika nitong si Badong, "O bakit kayo tumigil? Gusto nyo ng laban, hindi ba? Lumapit pa kayo, hindi pa ako tapos." Ngunit nagtakbuhan na ang mga ito papalayo. Iniwan na ng mga ito ang kanilang mga kasamahan na mga nakabulagta sa lupa at patuloy na namimilipit sa sakit. Wikang muli nitong si Badong, "Sabihin ninyo sa namumuno sa inyong grupo na tigilan na kami. Dahil sa susunod na makikita ko pa, papatayin ko na kayong lahat. Tara na, Bunit. Kailangan nang magamot ang mga natamumong mga sugat." At umalis na ang dalawang magkakaibigan doon sa lugar. Lumipas pa ang ilang minuto nang matiyak ng mga kalaban na umalis na sina Badong. Muling bumalik ang mga ito para tulungan ang kanilang mga kasamahan na gumagapang sa lupa. Nang makauwi na sina Badong at Bunit, agad na may mga kinuha itong si Badong na mga kagamitan tulad ng mga nakaugalian nilang panggagamot sa tuwing may mga sugat ang mga ito sa labanan. Susunugin nila ang paligid ng sugat at bubuhusan ito ng alkohol. Napaimpit itong si Bunit at pinipigilan ang sarili na mapasigaw. Makalipas ang ilang minuto, nakatulog na ang kaibigan nitong si Badong na si Bunit. Ngunit siya ay hindi. Maraming mga bumabagabag sa kanyang sarili at sa kanyang isipan. Kahit na ano pa ang gagawin nilang pagbabago at pag-iwas sa mga gulo,
kusang lumalapit ang mga ito sa kanya. Kaya naisip nitong si Badong, ano kaya kung gagamitin niya ang kanyang lakas at mga kakayahan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naisip nitong si Badong ang alok ng kanilang tinulungan na si Boss Bitoy. Kinabukasan, maagang pumasok sina Bunit at Badong sa kanilang trabaho. Nagiging abala agad ang mga ito dahil simula umaga hanggang sa pagsapit ng tanghali, napakaraming customer ang tindahan na pinagtatrabahuan ng dalawa. Pagsapit naman ng hapon, malapit na ang oras ng kanilang paglabas. At matapos na ang kanilang trabaho, biglang nagpakita doon sa may tindahan itong si Boss Bitoy kasama ang mga tauhan ito. Umorder ito doon, ngunit ang totoong pakay ng mga ito ay itong si Badong. Agad na lumapit ito kay Badong at wika nitong si Boss Bitoy, "Badong, pagbigyan mo akong makausap ka tungkol sa aking alok sa iyo at ipaliwanag ang lahat ng mga ito." Kaya ang sagot nitong si Badong na pag-usapan na lamang nila ang mga bagay na iyon sa paglabas nila sa kanilang trabaho. Pumayag naman agad itong si Boss Bitoy at habang pabalik ito doon sa kanilang misa, lihim itong napangiti. Sa tingin kasi nito, may pag-asa ang kanyang alok kay Badong. Nang tuluyan nang makalabas sina Badong at Bunit, inalok ang mga ito nitong si Boss Bitoy na sumakay na sa kanilang sinasakyan. Mas nakakabuting pag-usapan nila ang mga bagay na iyon habang maglilibot ang mga ito doon sa lugar. Pumayag naman agad sina Badong. At habang nagbiyahe ang mga ito, sinabi na ni Boss Bitoy ang tungkol sa kanyang inalok na trabaho kay Badong. Wika nitong si Boss Bitoy, "Alam mo Badong, utang ko na sa iyo ang aking buhay. Utang ko sa inyong dalawa. At marunong akong tumanaw ng utang na loob. Hindi ko man ito mababayaran. Ngunit kahit sa kaunting pamamaraan, matutulungan man lamang kayo. Nagtataglay ka Badong ng kakaibang lakas at bilis. Sa tingin ko, kaya mong pagharian ang underground fighting, isang uri ng labanan na mangyayari lamang sa matagong lugar. Ngunit napakalaking halaga ang mapapanalunan sa labanan na ito. Yayaman ka agad Badong, magagamit mo pa ang kakaiba mong lakas. Sa mundo ng mga underground fighter, kailangan mong magiging matatag at magiging bato sa mga makakalaban. Ang iba sa kanila may taglay na mga agimat at mga orasyon. Tanging mga malalakas lamang at matindi ang mga determinasyon ang matitira. Malaki ang pila sa labanan na ito Badong. Dahil mga mayayaman at bibigatin na mga negosyante, politiko at mga sindikato ang nasa likod sa palarong ito. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ko mapapayagan na makagawa ka ng mga kasamaan. Tanging pakikipagbakbakan lamang ang iyong gagawin." Ilang sandaling nag-iisip itong si Badong. Gusto na niyang tanggapin ang alok na ito ni Boss Bitoy. Wika nitong si Badong, "Boss Bitoy, tatanggapin ko ang alok mo. Ngunit mayroon akong mga kondisyon. Unang-una, labas ako sa mga masasamang mga pinaggagawa ninyo. Pangalawa, isasama ko si Bunit. Para ko na itong kapatid at hindi kami pwedeng maghiwalay." Ang sagot naman itong si Boss Bitoy, "Iyan lang pala ang mga kondisyon mo Badong. Walang problema. Labas ka sa mga transaksyon namin sa aming mga negosyo. Ngunit pakiusap Badong, hindi mga kasamaan ang aming mga pinaggagawa. Isa akong sabungero. Maliban sa mga underfighter, may mga alaga din akong mga manok. At tungkol sa kasama mong si Bunit, malakas din ang batang ito. Tulad mo, buo din ang loob. Kaya kayong dalawa ang inaalok ko sa trabahong ito. Dahil sa tingin ko, magaling at pwede din na ilaban natin itong si Bunit sa mga kalaban.
Sa ngayon, isasama ko kayo doon sa aking hideout. Ipapakilala ko kayo sa mga kasamahan ko at mga tauhan na nando doon. Magpaalam na kayo bukas sa pinagtatrabahuan ninyo. Pinabayaan lamang ni Badong itong si Boss Bitoy. Buo na ang kanyang pasya na tanggapin ang alok nito. Wikan itong si Badong sa kanyang kaibigan. Ano ang sa tingin mo, Bunit? Badong, magkasama na tayo. Simula pa lang mga bata pa tayo. Kahit na ano pa ang magiging desisyon mo, lagi mo akong kasama. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Tatanggapin natin ang alok ni Boss Bitoy. Sa narinig, lihim na napangiti itong si Boss Bitoy. Sa wakas, napapayag na din niya ang dalawang ito. Sabik na siyang makita itong si Badong na lumalaban doon sa underground fighting. Habang sa kabilang banda naman, may nangyayaring underground na laban sa isang lugar ng San Nicolas. Kalaban ngayon itong si Basil, ang isang napakalaking tao at kinatatakutan ng ibang mga mandirigma. Ang kalaban nitong si Basil na si Rocco ay kasalukuyang mayroong 8 sunod-sunod na panalo. Sa 8 panalo na iyon, 2 sa mga ito ang hindi na umabot pa ng ospital. Wika nitong si Roman na siyang itinuturing na ama nitong si Basil. Basil, malakas ang isang iyan. Ngunit alam kong kayang-kaya mo siyang talunin. Milyon-milyon ang nakataya sa laban mo. Huwag mo nang pagbibigyan pa ng pagkakataon ang isang iyan. Kasalukuyang nasa ibabaw ng pangpang ang mga ito. Nakapalibot sa kanila ang mga negosyante at mga mamumusta sa laban na iyon. Mga mayayaman na mga tao at mga kilala sa lipunan. Nakapalibot din sa 2 mandirigma ang mga matatalas na mga bagay. Isang maling galaw lamang ng 2, maaaring matusok ang mga ito. Kaya bakbakan hanggang sa huli ang mangyayari sa mga ito. Ititigil na lamang ang laban kapag kusang tinanggap ng kalaban ang kanyang pagkatalo at kung hindi na ito gumagalaw. Mas matangkad kay Basil ang kanyang nakakaharap ngayon. Nasa 6 na talampakan at 6 na pulgada ang tangkad nitong si Rocco. Malaki ang katawan na puno ng mga tato. Kumikintab ang langis na ipinahid sa katawan nito at mayroong hawak itong isang kadina. Habang itong si Basil, hawak niya ang tinatawag na batsikorno. Mas mababa itong si Basil na mayroong 6 na talampakan ang tangkad. Matipuno man ang pangangatawan nito, ngunit mas malaki ang kanyang kalaban. Pinapapayagan ang mga ito na gumamit ng mga armas, ngunit ipinagbawal ang paggamit ng mga armas na matatalas at matutulis. 20 milyon ang naging pustahan ng mga ito, kaya kailangan na manalo itong si Basil. Ngunit sa mahigit sa 10 mga laban na nakaraan itong si Basil, ni minsan hindi pa ito natatalo. Kaya unti-unting nakikilala na din itong si Basil sa mundo ng underground fighting. Nang magsimula na ang laban, unang umataki agad itong si Rocco. Hinampas agad nito itong si Basil sa hawak nitong kadina. Kumikislap pa nga ang kadina sa bawat tama nito doon sa batuhan. Patuloy na umaatake itong si Rocco. Ngunit napakabilis na nakakailag itong si Basil. Napakaliksi din ito na kahit na anong pag-atake ang ginawa nitong si Rocco, hindi niya ito kayang matamaan. Sanay na sa pakikipaglaban itong si Basil. Simula ng bata pa ito, sinanay na ito ni Roman sa iba't ibang klaseng mga pakikipaglaban. 5 taong gulang pa lamang nang mapasakamay itong si Basil sa grupo nila ni Roman. Inihanda niya talaga ito sa mga ganitong klaseng labanan. Sinanay niya itong si Basil para sa underground battle. Nang 10 taong gulang din itong si Basil, may isang ermitanyo din ang nagbigay sa kanya ng agimat ng saging na laging gamit nito sa mga labanan. Kaya ngayon, hirap na hirap itong si Rocco na mahuli itong si Basil.
dahil nasa hawak nitong agimat ng saging at agimat ng kampana. Bukod sa bilis, nagtataglay din ito ng kakaibang lakas. Nang malingat itong si Rocco, isang malutong na sapak ang pinakawalan nitong si Basil na tumama sa panga nitong si Rocco. Kita ng mga manonood ang pagtalsik ng dugo galing sa bibig ng dambuhalang kalaban nitong si Basil. Ngunit hindi iyon sapat na mapatumba itong si Rocco. Kaya agad niyang sinundan ito ng isang paikot na sipa punteriya sa mukha nitong si Rocco. Ngunit sanay na itong si Rocco sa mga ganitong labanan. Ilang beses na din itong nakakalaban ng mga malalakas. Marami na itong mga pinagdaanan, kaya hindi rin ito madaling talunin. Sinalo nitong si Rocco ang sipa na iyon ni Basil at inalsa niya ito sa baybalibag punteriya doon sa mga matatalas na mga bagay na nakapalibot sa kanila. Nagawa naman agad nitong si Basil na umikot sa ere para mapigilan ito ang lakas ng momentum sa pagkahagis sa kanya. Pagkatapos, bumagsak ito doon sa batuhan gamit ang dalawang kamay. Sabay muli itong umigpaw at paikot na sinipa itong si Rocco. Sapul na naman ito sa mukha at sa pagkakataon na iyon, kamuntikan na itong matumba. Hindi nito inaasahan ang gagawin na iyon ni Basil. Ngayon, napagtanto nitong si Rocco kung bakit marami na siyang naririnig tungkol kay Basil. Marami na siyang naririnig na magiging hari ito sa underground fighting. Sobrang galing pala nito at kakaiba kung lumalaban. Nang makabawi ng lakas itong si Rocco, mabilis na hinagip nito gamit ang kanyang hawak na kadina itong si Basil. Hanggang sa magawa nitong si Rocco na mahawakan itong si Basil sa braso. Wika nitong si Rocco, "Ngayon binata, ako naman. Hindi magsisilbi ang bilis mo sa akin. Marami na akong mga nakakalaban. Ngunit hindi ang isang tulad mo ang magpapabagsak sa akin." At pagkatapos buong lakas na siniko nitong si Rocco ang mukha nitong si Basil. Alanganin na ang sitwasyon ngayon nitong si Basil. Mahihirapan na siyang mailagan ang ginawang pag-atake ni Rocco sa kanya. Kahit na malaki ang katawan kasi nito, mabilis din itong gumalaw. Saktong tinamaan itong si Basil sa kanyang mukha, sabay ng kanyang pagpihit sa kanyang ulo para hindi ganun kalala ang impact nito sa kanyang mukha. Ginamit niya ang momentum ng pagkatama sa kanyang mukha para makaikot itong si Basil sabay ng pagtukod ng kanyang kanang kamay sa batuhan. At pagkatapos, nagpakawala ito ng isang sipa na tumama sa dibdib nitong si Rocco. Hindi ito masyadong ininda ng dambuha ng tao. Ngunit ang sumunod na paikot na sipa na tumama sa kanyang panga ang nagiging dahilan para mapayuko ito at maitukod ang kamay dito sa lupa. Sa tingin nitong si Basil, lubhang nasaktan niya ito sa huling ginawang pag-atake na iyon. Agad itong umigpaw sabay ng pagsiko nito sa mukha ng kalaban. Kaya tuluyan na itong bumagsak doon sa batuhan. Umikot pa sa iri itong si Basil at pinatama niya ang kanyang tuhod sa mukha nitong si Rocco. At sinundan pa ito ng isang malutong na sapak na tumama uli sa panga ng kalaban. Dito na tuluyang nawalan ng malay itong si Rocco. Agad na napangiti ang kanyang ama na si Roman. Wika nito, "Magaling, Basil. Talagang napakalakas mo. Malaking pira na naman ang naipasok mo sa aking bulsa." Agad na lumapit itong si Roman sa kanyang mga kalabang negosyante para kunin ang napanalunang pira. Habang itong si Basil, matapos na magpunas ito sa pawis at dugo sa katawan na galing kay Rocco, agad na sumakay ito sa kanyang motor at umalis agad doon sa lugar. Alam na niya ang gagawin ng kanyang ama na si Roman. Ipapasok na lamang sa kanyang account
ang kabayaran nito sa laban na iyon. Matapos ang bakbakan na iyon, umalis na din ang mga tao doon sa lugar habang sina Badong at Boss Bitoy. Pagkarating ng mga ito doon sa kanilang hideout, bumulaga kay Badong ang napakaraming mga panabong nito sa paligid ng kanyang bahay. May mga bantay din ang bahay na iyon na may mga hawak na mga baril. Wika nitong si Boss Bitoy. Ito ang aking tagong tirahan at dito ko inilagay ang aking mga alagang mga pansabong, Badong. Tuwing Linggo, pumupunta ako doon sa pinakamalaking sabungan sa ating bayan para manabong at manonood sa mga bakbakan. Isasama kita sa Linggo, Badong, pati na si Bonet. Bukas na bukas din, pwede na kayong tumira sa bahay na ito. Pagkapasok nila, sinalubong agad sila ng mga tauhan at mga utusan itong si Boss Bitoy. Dumiritso naman ang grupo ng mga ito doon sa likurang bahagi ng bahay at doon nakikita nitong si Badong at Bunit ang malawak nitong lugar na napuno ng mga kagamitan para sa mga mandirigma nitong si Boss Bitoy na kanyang mga alaga. Nandoon pa din ang walong mga underground fighter nitong si Boss Bitoy na kanyang mga alaga at kasalukuyang nag-iinsayo pa rin ang mga ito. May mga kasamang mga trainer din ang mga ito at mga nagkukondisyon sa mga mandirigma. Ipinakilala agad sina Bunit at Badong sa namamahala ng kanyang mga alaga nitong si Boss Bitoy. Isang may katandaan na ang namamahala sa mga ito at dating lumalaban din sa mga underground na mga labanan. Wika nitong si Manong Lucas. Saan mo naman nakuha ang mga ito, Bitoy? Ano kaya kung susubukan natin ang kakayahan ng dalawang ito kung dapat ba talagang isalang natin sa mga bakbakan? Napapangiti na lamang itong si Boss Bitoy ang sagot nito. Aba, walang problema yan, Manong Lucas. At pagkatapos huwi ka nito kay Badong. Ano Badong? Bunit. Baka gusto niyong magpainit at magpapawis. Sa tingin nitong si Badong, parang minaliit sila ng matandang kaharap nila ngayon. Kaya sagot nitong si Badong, sige po, Boss Bitoy. Kahit na anong klaseng labanan, pwede kami. Aba, kakaiba ang mga tapang ng bago nating mga alaga, Bitoy. Sige nga, at nang masusubukan natin ang tapang ng mga ito. Umikot pa ng kaunti ang grupo ng mga ito. Doon sa likurang bahagi ng bahay, mayroong dalawang fighter itong si Boss Bitoy na nagsasanay ang mga ito doon. Tinawag ang mga ito nitong si Manong Lucas at kinausap na magkakaroon sila ng mga sparring meets. Agad naman na pumayag ang dalawa at nagsuot agad ang mga ito ng mga gloves na tulad ng mga ginagamit sa mga mixed martial arts fighter. Kailangan nila ito para hindi ganun kalala ang magiging pinsala sa kanilang pag-iinsayo. May mga headgear din ang kanilang mga ulo. Unang lalaban itong si Bunit. Ang usapan ng mga ito, kusang ititigil ni Manong Lucas ang labanan kapag nakita na niya ang abilidad ng mga ito. Nang magsimula na ang laban nitong si Bunit, agad na nagpakitang gilas ang kalaban nito. Mas malalaki sa kanila ang dalawang makakalaban nila ni Badong at mas matipuno ang mga katawan ng mga ito dahil mga batak ang mga ito sa pag-iinsayo. Walang ginawa ang mga ito kundi ang mag-iinsayo araw-araw. Nagpapalitan ng mga suntok at sipa ang dalawa. Ngunit mabilis naman na naiilagan ng mga ito ang bawat pag-atake sa isa't isa. Ngunit sa isang pagkakamali ng kalaban nitong si Bunit, hindi nito natansya ang kanyang ginawang pag-atake. Kaya sinalubong ito ni Bunit ng isang sipa na tumama sa kanyang dibdib. Kaya kahit na mas malaki pa ito kay Bunit, bumulagta ito sa sahig. Napatihaya ito at lumalagapak ang likod. Umatras naman itong si Bunit para hayaan na makabangon ang kanyang kalaban.
hindi makapaniwala itong si Manong Lucas na isang sipa lamang bumagsak na ang kanyang alaga. Nang muling mapang-abot ang mga ito, muling nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, basang-basa na ni Bunit ang mga galaw ng kanyang karap. Nang hindi tumama ang pinakawalang sapak nito, mabilis na umikot itong si Bunit at siniko niya ito sa may batok. Napaabanti ang kanyang kalaban at dito na nagpakawala ng paikot na sipa itong si Bunit na tumama sa pagmumuka ng kanyang kalaban. Agad itong tumimbuwang at bumulagta. Napangiti na lamang itong si Busbitoy. Ngayon pa niya nakita ang tunay na mga galaw at kilos nitong si Bunit. Doon kasi sa kanyang mga nakitang labanan ng dalawa, tanging itong si Badong ang nagpabilib sa kanya. Ngunit hindi niya inaakala na ganito din pala kagaling ang kaibigan at laging kasama nitong si Badong na si Bunit. Kakaiba kasi ang estilo nitong si Bunit. Hindi man ito ganun kalakasan, ngunit maparaan ito kung lumalaban at ginagamit lagi ang utak. Ginamit nito ang lakas ng kanyang kalaban sa pag-atake para maibalik niya ito mismo sa kanyang karap. Sa tingin nitong si Busbitoy, mukhang hindi lamang itong si Badong ang magpapasikat doon sa underground fighting, pati din pala itong si Bunit. Nang makatayo na ang kalaban nitong si Bunit, muling humanda ang dalawa. Itong si Manong Lucas, hindi nito itinigil ang laban dahil talagang namamangha ang matanda sa estilo ng pakikipaglaban nitong si Bunit at gusto din niyang makaganti man lamang ang kanyang alaga kahit na isang patama. Muling nag-uupakan ang mga ito, mas lalong nagiging agresibo na ang kalaban nitong si Bunit na parang gustong-gusto talaga nitong makapaghiganti sa kanya. Napangiti na lamang itong si Bunit. Sa mga ganito kasing mga pagkakataon, kapag nagpadala ka sa iyong emosyon sa gitna ng labanan, maraming mga pagkakataon na bumukas ang iyong depensa dahil mas pinagtuunan mo ang pag-atake. Kaya nang makaiwas itong si Bunit at lumagpas lamang ang suntok ng kanyang kalaban, isang pagsiko sa dibdib ang pinakawalan nitong si Bunit. Sapul na sapul talaga ito at alam niyang hindi na ito muling makakatayo pa. At bago ito bumagsak, isang rumaragasang pagsipa ang kanyang ipinatama sa mukha mismo ng kanyang kalaban. Nang bumagsak na ito sa sahig, hindi na ito gumagalaw pa. Napatayo itong si Manong Lucas, pati na ang ibang mga kasama nito, at lumapit agad sa nakakalaban nitong si Bunit at tinulungan na ito. Nawalan ito ng malay at dinala agad doon sa loob para mabigyan ng pangunahing lunas. Wika nitong si Manong Lucas, "Mukhang kakaiba ang lakas at galing ng isang iyan, Bitoy. Hindi man lamang nakakatama sa kanya si Bugat." Sagot naman itong si Bus Bitoy, "Malalakas ang dalawang iyan, Manong Lucas. Kung namamangha ka sa galing ni Bunit, mukhang mas lalo kang mamamangha kay Badong. Gusto mo silang subukan, Manong Lucas. Kaya ayan, ipinakita na nila kung ano talaga ang kanilang makakaya." At tumawa na itong si Boss Bitoy. Naputol lamang ang pag-uusap nila dahil nagsisimula na ang labanan nila ni Badong. Pumumisto agad ang dalawang mandirigma. Tatlong magkakasunod agad na mga pag-atake ang pinakawalan ng kalaban nitong si Badong. Ngunit puro hangin lamang ang tinamaan nito. Gumanti ng isang pagsuntok itong si Badong. Ngunit nailagan ito ng kanyang kaharap. At pagkatapos, nagyabang pa ito sa kanya. "Anong klaseng suntok iyan? Ang layo naman kung hindi man ako makakatama. Mas malayong mangyayari na matamaan mo ako." Napangiti lamang itong si Badong. Wika nitong si Bunit, "Nako, lagot na. Ba't pa kasi nagyabang ang isang iyan?" Kaya napalingon sina Busbitoy at Manong Lucas kay Bunit, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?
Ang tanong agad nitong si Manong Lucas. Sagot naman itong si Bunit. Manonood na lamang tayo, Manong Lucas. Ayaw ni Badong na may magyayabang sa kanyang harapan. Ayaw niya ng mga mayayabang. Ilang sandali pa, patuloy na umatake kay Badong ang kanyang kalaban. Mas matangkad kay Badong ang nakakalaban nito at mas matipuno ang katawan. Mabilis din itong gumalaw. Ngunit mas mabilis lamang itong si Badong nang di hamak. Ilang mga pag-atake ang ginawa ng kanyang kalaban. Ngunit walang tumama sa mga ito kay Badong. Hanggang sa nagpakawala ng dalawang magkakasunod na pagsuntok ang kalaban nitong si Badong. Dito na tumalim ang mga titig nitong si Badong. Yumuko lamang ito ng kaunti at pinalagpas ang mga suntok na iyon ng kalaban. Isang uppercut ang pinakawalan nitong si Badong na tumama sa panga ng kanyang kaharap. Sa sobrang lakas nito, umangat pa nga sa sahig ang dalawang mga paa nito. Rinig din nila ang paglagutok ng mga buto nito sa panga. Hindi nagawang maharangan ito ng suot nilang headgear dahil galing sa baba ang suntok na iyon ni Badong. Kita nila ang pagtalsik ng mga dugo galing sa bibig nito. Nang pabagsak na ito doon sa sahig, isang sapak pa ang pinakawalan nitong si Badong gamit naman ang kaliwang kamay nito at tumama ito sa mukha ng kalaban. Lumalagabog ito sa sahig at agad itong nawalan ng malay. Nakanganga ang mga bibig na may mga dugong nagsilabasan galing nito pati na rin sa ilong at nakadilat ang mga mata. Gulat na gulat sina Boss Bitoy at Manong Lucas. Parang hindi ka panipaniwala ang sobrang lakas na iyon na ginawa nitong si Badong. Napatakbo na naman sila Manong Lucas para tulungan ang alaga nito na hindi na gumagalaw. Sobra itong nag-alala dahil may nakatuka itong laban sa makalawa. Dinala agad ang mga ito doon sa loob ng bahay at doon binigyan ng mga pangunahing lunas. Sabi nitong si Manong Lucas, "Bitoy, may laban pa naman si Barok sa makalawa. Paano na iyan?" Sagot naman itong si Boss Bitoy, "Huwag mong problemahin ang mga bagay na iyan, Manong Lucas. Pwede natin na ipalit sa kanila sina Badong at Bunit. Agad natin na ipakilala sa mundo ng mga grappler ang lakas ng dalawang bagong alaga natin." Napatango na lamang itong si Manong Lucas. Sa tingin nga niya, hindi basta-basta ang lakas at ang galing ng dalawang bagong nahanap nitong si Boss Bitoy. Ilang sandali pa ang lumipas, inihatid na ng grupo nila ni Boss Bitoy ang dalawang magkakaibigan na sina Badong at Bunit. Makalipas ang ilang minuto nang makarating na ang mga ito doon sa kanilang tinutuluyan, agad nilang iniligpit ang kanilang mga gamit. Buo na ang pasya ng dalawa. Sasama na ang mga ito sa grupo nitong si Boss Bitoy. Wika nitong si Badong, "Simula bukas, Bunit, magbabago na naman ang ating kapalaran. Ngunit sa tingin ko, ito ang nakatadhana sa atin." "Oo, Badong. At sa tingin ko rin, baka sa bagong landas na tinatahak natin ngayon, makakasalubong pa natin ang landas ng nawawala mong kapatid." Napatigil sa kanyang mga ginagawa itong si Badong. Alam kasi nitong si Bugit ang kwento ng kanyang buhay. Dahil simula ng mga paslit pa lamang ang mga ito, magkakaibigan na sila ng kanyang Kuya Basel. Dahil na rin, magkakapitbahay lang din ang mga ito doon sa kanilang lugar. Lumaki itong si Bunit sa pangangalaga ng kanyang lolo. At nang mamatay ito, sumama na itong si Bunit kay Badong sa paninirahan doon sa lansangan. Wika nitong si Badong, "Umaasa pa rin ako, Bunit, na magkikita kami ng aking kapatid at sana buhay pa nga ito hanggang sa ngayon. At hindi lamang ang aking kapatid ang gusto kong makita. Gusto ko din na mahanap ang mga taong dumukot kay Basil at ang mga pumaslang sa aking mga magulang at sa aking kapatid na babae.
magbabayad sila sa kanilang ginawa. Isa-isahin ko silang papatayin. Iparamdam ko sa kanila ang sakit at puot na aking naramdaman. Natahimik ng ilang sandali ang mga ito at pagkatapos muling ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagliligpit at pagkatapos nagpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, maagang papunta doon sa kanilang pinagtatrabahuan ang dalawang magkaibigan para maagang makapagpaalam ang mga ito at nang makahanap pa ang kanilang amo ng kapalit sa kanila. Ilang sandali pa pagdating ng dalawa, agad na sinabi na nila na gusto na muna nilang tumigil sa pagtatrabaho para mas makahanap ng medyo may kalakihan na pasahod. Ayaw pa sana ng may-ari ng tindahan na payagan ang mga ito dahil mabait at masipag talaga ang dalawang magkakaibigan. Malaki ang naitulong ng mga ito sa kanyang negosyo. Ngunit wika nitong si Badong na desidido na talaga sila sa kanilang desisyon. Walang nagawa ang may-ari ng kanilang pinagtatrabahoan kundi payagan ang dalawa. Wika pa nga nito, kung gusto nilang bumalik, bukas pa rin ang kanyang mga kamay para sa dalawa. Swerte na nga ang mga ito sa amo nila ngayon kung maito rin dahil sobra nitong mabait at matulungin. Ngunit sa tingin ng dalawa, hindi para sa ganun na trabaho ang nababagay para sa kanila at gusto din nilang kumita ng mas malaking halaga. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na ang dalawa papunta doon sa may lumang gusali kung saan doon ang kanilang napag-usapan na magkikita. Ilang sandali pa ang lumipas habang naglakad sina Badong at Bunit, may nakita na silang dalawang sasakyan ang nakahintay nila doon. Talagang sabik itong si Boss Bitoy na makasama sina Badong at Bunit dahil mas nauna pa nga ang mga ito kaysa kanila. Nang makita ang dalawa nitong si Boss Bitoy, agad na lumabas ito sa kanyang sinasakyan at sinalubong na sina Badong. Natutuwa ako at pinayagan agad kayo, Badong, Bunit. Tara na, dumiritso na tayo doon sa aking hideout. Kailangan ninyong makapag-insayo dahil bukas na bukas, may mga nakatuka na kayong makakalaban. Nagkatinginan agad sina Bunit at Badong. Wika nitong si Badong. Ang bilis naman yata, Boss Bitoy, na may mga nakatuka na kaming laban at bukas pa agad. Oo, Badong. Dahil ang dalawang mga nakaharap ninyo na mga tauhan at alaga ko kagabi ay may mga nakalaan ng laban sana ang mga ito. Ngunit dahil sa kanilang mga natamong mga pinsala sa inyo, hindi na pwedeng lumaban ang mga ito bukas. Kaya kayo ang ipapalit ko sa kanilang pisto. Napalingon sina Badong at Bunit nang may magsalita sa kanilang likuran. Masyado nyo kasing ginagalingan. Ang magiging sparring lamang sana. Ayon, kailangan ng makapagpahinga ng ilang araw nila ni Bugay. Kaya kayo ang ipapalit sa kanila. Mas mabuti nga ang ganun. Agad ninyong makikita at matuklasan ang mundo ng underground fighting. Sagot naman itong si Badong. Walang problema sa amin iyan, Boss Bitoy. Sa tingin ko, mas mabuti nga kung ganun. Makikita namin agad ang mundo ng mga grappler at masusubukan namin ang lakas ng mga mandirigma sa mundong ito. Pagkadating ng mga ito doon sa hideout nitong si Boss Bitoy, agad na umikot ang mga ito doon sa likuran at nagsimulang mag-insayo na agad ang dalawang magkaibigan. Kinahaponan, pinagpahinga na ang mga ito at binigyan ng mga masasarap na mga pagkain ang dalawa. Ayon sa kanilang conditioning coach, kailangan nila ang mga ito para magiging malakas ang kanilang mga katawan sa laban bukas. Napangiti na lamang itong si Badong. Uwi ka nito. Noong nasa kalye pa ang dalawa, walang mga ganitong mga pagkain. Kadalasan ang kinakain ng mga ito
ay mga tira-tira sa mga tindahan at humihingi lamang ang mga ito sa mga bahay na nakatayo doon sa tabi ng ilog. Ngunit mas malakas pa rin ang kanilang mga pangangatawan at natatagalan nila ang mga laban kahit pa mga patayan. Napatawa na lamang itong si Busbitoy. Wika nito kay Badong. Ibahin mo ang mga araw na iyon, Badong. Ngayon nakasama ko na kayo. Hindi nyo na mararanasan pa ang mga bagay na iyon. Kumain kayo hanggang sa gusto ninyo. Magpahinga kayo ng maaga dahil may laban pa kayo bukas. Malaking laban ito, Badong. Bunit, makakalaban natin ang mga bata ng mayor dito sa ating bayan. Malalakas din ang kanilang mga alaga. Ngunit natitiyak kong wala sa kalingkingan ninyo ang kanilang mga kakayahan. Kinabukasan, maagang naghanda ang grupo nila ni Boss Bitoy. Kasama pa rin itong si Manong Lucas at ang dalawang pinalitan nila na mga fighter. Gusto din na manood ng dalawa sa unang sabak sa underground fighting nila ni Badong at Bunit. Ngunit ang ipinagtataka nila ni Badong, may dalang mga manok na pansabong ang mga ito. Tatlong mga manok ang kanilang mga karga. Tanong nitong si Badong, Boss Bitoy, bakit may dala tayong mga manok? Tumawa lamang ito at ang sagot nito sa binata, huwag ka nang magtanong pa, Badong. Malalaman mo naman ang mga kasagutan pagdating natin doon sa pinakamalaking sabungan dito sa bayan ng San Nicolas. Ilang sandali pa, nagbiyahe na ang mga ito at makalipas ang mahigit sa isang oras, nakita nila ni Badong na dumaan na ang mga ito sa mga malalaking gusali. Agad nitong naalala ang buhay nila ni Bunit bilang batang kalye. Sa mga ganitong lugar sila lumaki at nakipagsapalaran. Sa mga ganitong lugar din, nahubog ang kanilang kagalingan sa mga pakikipaglaban. Lumipas pa ang ilang minuto, wika nitong si Boss Bitoy. Iyan na ang arena, Badong, Bunit. Diyan mangyayari ang labanan ninyo ng mga bata ni Mayor Corpus. Ngunit di ba ang sabi mo, Boss Bitoy, na sabungan ang gusaling iyan? Oo, Bunit. Sabungan at malalaman ninyo mamaya ang lahat. Ilang sandali pa, pumasok na ang kanilang sinasakyan sa bakuran ng arenang iyon. Unang nakapasok sa mga ganitong lugar, sina Badong at Bunit. Kaya nalulula ang mga ito sa ganda at laki ng lugar. Maraming mga gwardya din ang mga naroroon at maraming mga nakaparadang mga sasakyan ang nasa loob. May mga nakikita din sina Badong at Bunit na mga sabungiro. Alam nilang mga sabungiro ang mga ito dahil may mga bitbit na mga manok. Bago sila pumasok, agad na nagpapalista ang grupo nila ni Boss Bitoy. At may tinatawagan itong si Boss Bitoy. Tanging narinig nila na sabi nito, nandito na kami sa labas ng arena. Maya-maya kunti, papasok na kami doon sa loob. Nakahanda na din ang aming dalawang alaga. Matapos na makapag-usap itong si Boss Bitoy at ang nasa kabilang linya, pumasok na ang grupo ng mga ito doon sa loob ng arena. Napakaingay doon sa loob. Sigaw ng sigaw ang mga taong nandoon sa mga manok na kanilang pinustahan. Agad naman na pumuwisto sina Boss Bitoy at ilang sandali pa may lumapit na sa kanila na namamahala doon sa sabungan. Wika agad nito na may mga makakalaban na sila sa kanilang mga dalang mga manok. Matapos ang kasalukuyang sultada, sumunod na ang dalawang manok nila ni Boss Bitoy. Agad na pumasok ang dalawang tauhan nito doon sa loob ng luna. Agad naman na nagpupustahan ang mga naroroon. Hindi nga maintindihan nila ni Badong at Bunit ang ibig sabihin ng mga sigawan ng mga ito dahil unang bisis ito ngayon na nakapasok ang mga ito sa isang sabungan. Hanggang sa maikasana ang pustahan, milyon-milyon ang usapan doon
na pustahan. Kaya nagugulat sina Badong at Burit. Alam nilang malaking halaga ang milyon na pira. Mas lalong nag-iingay ang mga tao doon sa loob ng sabungan nang magsimula na ang bakbakan ng mga manok. Pati ang grupo nitong si Boss Bitoy, sigaw ng sigaw ang mga ito. Bulong nitong si Bunit kay Badong. Badong, ang akala ko ba na may laban tayo? Bakit nandito tayo sa sabungan? Hindi ko rin alam, Bunit. Tumahimik ka na lamang at magmamatsyag. Ilang sandali nang matapos ang unang laban, tuwang-tuwa itong si Boss Bitoy dahil nananalo ang kanilang mga manok. Pati sa mga sumunod na laban, nananalo pa rin itong si Boss Bitoy. Kaya tuwang-tuwa ito at napapasigaw pa. Lumipas pa ang dalawang oras, nakita nila ni Badong na may lumapit sa kanila na dalawang babaeng nakasuot ng maitim na damit. Lumapit ang mga ito kay Boss Bitoy at may ibinulong. Makalipas ang ilang minuto, wika nitong si Boss Bitoy sa kanila. Oras na. Ilalaban ninyo ang natitira kong mga manok na pansabong. Siguraduhin ninyong mananalo tayo kung ayaw ninyong malilintikan sa akin. At pagkatapos lumapit na sina Boss Bitoy at Manong Lucas kay Badong at Bunit, wika nito sa kanila. Oras na, Badong, Bunit. Dumating na ang mga alaga ni Mayor Corpus. Oras na ng inyong laban. Kaya napatitig itong si Badong kay Boss Bitoy. May mga katanungan ngayon sa kanyang isipan. Gustong itanong nitong si Badong kay Boss Bitoy kung nasaan ang lugar na pagdausan ng kanilang laban. Ngunit nahulaan agad nitong si Boss Bitoy ang mga titig na iyon ni Badong. Inunahanan niya ang mga ito. Wika nitong si Boss Bitoy. Sumunod na lamang kayong dalawa sa amin. Makikita niyo ngayon ang lugar na paglalabanan ninyo. Mabilis nang umibis ang mga ito doon sa mga palapag ng sabungan at papunta ang mga ito doon sa likurang bahagi. Mayroon isang malaking pintuan ang nandoon na mayroong apat na mga nakabantay habang may mga bitbit ang mga ito na mga baril. Pumasok ang grupo nila doon at binaybay ang isang hagdanan pababa pa hanggang sa bumungad sa kanila ang isang malawak na lugar sa ilalim mismo ng arinang iyon. Sa tingin nitong si Badong, magkasing laki lamang ang sabungan doon sa itaas at ang underground venue dito sa baba. May mga ilang tao na din ang naghihintay sa kanila at doon sa unahan, nakita nila ang isang grupo na may kasamang dalawang higanting mga Negro. Agad na pumasok sa kanilang isipan na maaaring ang dalawang mga ito ang makakatapat nila sa laban. Wika nitong si Boss Bitoy. Iyan na si Mayor Corpus, Badong, Bunit, at ang dalawang dambuhalang iyan ang makakalaban ninyo. Tara na, lumapit na tayo doon sa kanilang grupo. Agad na nagkamay sina Boss Bitoy at itong si Mayor Corpus. Malapad ang mga ngiti ng mga ito at agad na ipinakilala ang mga mandirigmang dala ng dalawa. Tumitig itong si Mayor Corpus kay Badong at Bunit. Wika nito. Sigurado ka bang ang mga iyan ang ipapalit mo sa mga naunang mga fighter na napag-usapan natin, Bitoy? Saan mo naman nakuha ang mga ito? Huwag mong kalimutan na malaking halaga ang nakataya sa labang ito ngayon. Tumawa lamang itong si Boss Bitoy. Sagot naman ito. Siguradong sigurado ako sa bagay na iyan, Mayor Corpus. Tiyak kong may laban ang mga bata ko sa mga dambuhalang mandirigma mo, Mayor Corpus. Matapos na makapag-usap ang mga ito, pinapipili sina Boss Bitoy kung sino ang kakalabanin nila ni Badong at Bunit. Wika nitong si Badong na sa kanya na ang isang mas malaki at mas mabatong katawan ng isang banyagang Negro. Agad na nagsisigawan ang mga taong nasa loob ng underground ng arenang iyon. Ang mga taong nanonood sa kanila ay mga piling tao lamang
at mayayaman. Malaki ang mga ibinabayad ng mga ito para makapanood sa mga ganitong laban. Hindi rin basta-bastang makakapasok ang sinuman at makakapanood dahil ang mga taong ito ay mga miyembro ng kanilang samahan na nagbabayad ng malaking halaga buwan-buwan. Malawak at maimpluwensa ang grupong ito dahil na rin sa kinabibilangan ito ng mga malalakas at kilala, pati na mga mayayamang mga personalidad ng lipunan. Kasali din sa grupong ito ang pinakamalaking mga sindikato sa kanilang lugar at sa mga karatig na bayan. Malaki ang nakatayang pustahan sa kanilang laban ngayon. Wika nitong si Busbitoy sa kanilang magkakaibigan. Bunit, Badong, mukhang minaliit kayo ni Mayor Corpus. Pakitaan nyo nga ang isang hambog na iyan at nang magtanda. Ikaw ang unang sasabak, Bunit. Ikaw na ang bahala. Tumango lamang itong si Bunit habang nag-uunat na ito ng katawan. Nagpapawis na ito dahil ilang minuto na lamang magsisimula na ang bakbakan. Bukod sa kanila at sa mga bibigating mga nanonood, may mga ilang fighter din ang nandoon para makapanood sa mga labanan at makita nila kung sino ang maaaring makakalaban nila na malalakas. Ilan sa mga ito ay kilala na at marami nang naipanalo sa underground fighting. Ilang sandali ang lumipas, pumagitna na itong si Bunit at ang makakalaban nitong Banyaga. Sa tingin ni Bunit, mas matangkad sa kanya ito ng 3 hanggang 4 na pulgada. Mas malaki sa kanya ang katawan. Ang usapan sa labang iyon, walang gagamitin na armas, tanging mga kamay, paa, ulo at siko, pati na tuhod ang pwede nilang gamitin. Ang wika ng referee na ang tanging batas sa ganitong labanan ay matatalo ang susuko at kung nawalan ito ng malay o namatay. Kaya hanggang kaya pa, hindi ititigil ang labanan. Walang anumang suot ang mga ito na anumang gloves o headgear. Talagang labanan ito na parang away kalye. Nakasando itong si Bunit at mayroong nakataling isang kulay puti na tila sa kanyang kanang braso at nakahanda na ito. Samantalang ang kanyang makakalaban ay nakahubad at kumikintab ang katawan nito dahil sa mga langis na ipinahid. Nang sumigaw na ang referee, nasimulan na nila ang laban. Naririnig nitong si Bunit na nagsasalita ang kanyang karap habang nakangisi ito sa kanya. Walang ano-anong naglalakad din ito sa kanya na walang pangamba na maaring aatakihin niya ito. Sobrang minaliit itong si Bunit ng kanyang kalaban. Ngunit ngumisi lamang itong si Bunit. Hindi din niya maintindihan ang pinagsasabi nito dahil wika English ang ginagamit nito. Nang makalapit na ang kanyang kalaban, isang sipa ang kanyang pinakawalan. Ngunit ang tanging gusto nitong si Bunit na warningan ang patuloy na paglapit ng kanyang kalaban sa kanya. Itinutok lamang niya ang kanyang sipa sa mukha ng Negro. Sa bilis ng ginawa nitong si Bunit, nagulat pa ang Banyaga sa kanyang ginawa. Kung itinuloy pa nitong si Bunit ang kanyang pagsipa, maaaring tinamaan niya ito sa mukha. Napatigil ito sa paglalakad at napatigil sa pagnisi. Ilang sandali pa, akmang hahawakan sana nito ang paa nitong si Bunit. Ngunit mabilis na hinugot niya ito at muling nagpakawala ng sipa. Tulad noong nauna, itinutok lamang niya ito sa kabilang banda ng ulo ng Banyaga. Nagsigawan agad ang mga nanonood sa kanilang nakikita. Sa tingin kasi ng mga ito, parang pinaglaruan lamang nitong si Bunit ang dambuhalang Banyagang kalaban. Naaasar na ang kalaban nitong si Bunit at unang umatake ito sa kanya. Nagpakawala agad ito ng 2 magkasunod na mga suntok. Ngunit umigpaw lamang itong si Bunit ng 2 paikot sa ire, patras. Kaya hangin lamang ang tinamaan ng kanyang kalaban. Nang gagalaiti na ito sa galit, patuloy na ito sa pagsugod kay Bunit
nagpakawala na ito ng mga suntok at sipa. Ramdam nitong si Bunit ang lakas ng mga pinakawalan ng kanyang kalaban, kaya kailangan niyang makaiwas at makakita ng magandang pagkakataon para makataki sa kalaban. Sinubukan nitong si Bunit na patamaan ito ng sipa. Ang unang dalawang magkasunod na mga pagsipa nitong si Bunit, naiilagan pa ito ng banyaga. Ngunit ang isang paigpaw na sipa, tinamaan na niya ito sa mukha. Kaya agad itong napapatras at isa pang sipa sa dibdib ang isinunod nitong si Bunit. Ngunit kahit na tinamaan niya ito, nagawa pa nitong mahawakan ang kanyang paa at balak ng banyaga na ihampas itong si Bunit sa lupa. Ngunit mabilis na umikot ito at nagpakawala ng isang pagsiko na tumama sa ulo ng kalaban. Sinundan pa ito ni Bunit ng isang sapak, ngunit nakipagsabayan na ang banyaga sa kanya. Kaya sabay ng tumama ang kanilang mga suntok, tinamaan niya sa ulo ang banyaga at siya tinamaan naman sa panga. Bumagsak itong si Bunit sa lupa dahil sa lakas ng ginawang pag-atake ng kanyang kalaban. Habang napayuko lamang ang banyagang Negro, nagsisigawan agad ang mga nanonood doon sa bakbakan. Pati nga ang grupo nitong si Mayor Corpus, napapasigaw na ang mga ito. Medyo kinakabahan itong si Busbitoy. Unang bisis niyang nakitang tinamaan itong si Bunit at bumagsak. Bago pa makabangon itong si Bunit, agad na dinaluhong siya ng kanyang kalaban. Dalawang magkasunod na mga pagsuntok ang pinakawalan nito. Dito na nakakita ng pagkakataon itong si Bunit para magamit ang kanyang kagalingan sa mga counter-attack. Lumagpas lamang sa kanya ang dalawang magkasunod na mga suntok nito at isang pagsiko galing sa ilalim ang pinakawalan nitong si Bunit na tumama sa panga ng kanyang kalaban. Rinig pa nga niya ang paglagutok ng mga buto nito sa mukha. At bago pa makabawi ito ng lakas, umigpaw sa iri itong si Bunit at paikot nitong tinuhod ang likurang bahagi ng ulo ng kanyang kalaban. Nang bumagsak ito doon sa lupa na nauna ang mukha, agad na hindi na ito gumagalaw pa. Humanda pa sana itong si Bunit. Ang akala niya makakabangon pa ang kanyang kalaban. Ngunit hindi na ito talaga gumagalaw pa. Nakadapa ito at nakadipa ang mga kamay. Tumayo itong si Bunit habang nakatitig pa rin sa kanyang kalaban. At ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang kanang kamay bilang hudyat ng kanyang pagkapanalo. Napasigaw na itong si Busbitoy. Wika nito. "Ganyan nga, Bunit. Hindi talaga ako nagkakamali sa inyo." Habang ang grupo naman nitong si Mayor Corpus hindi makapaniwala ang mga ito na sa dalawang atake na iyon mapapatulog na nitong si Bunit ang kanyang kalaban. Ang dalawang alaga nitong si Mayor Corpus ay kinuha pa niya doon sa ibang bansa para lumaban sa kanya. Binabayaran niya ang mga ito ng malaking halaga. Hindi mga pipitsugin ang mga ito dahil sanay at batak sa labanan ang dalawa. Dahil lumalaban ang mga ito sa mixed martial arts, kaya ang bilin niya sa isa pang natitirang fighter na kailangan na maipanalo ang huling laban para makabawi sila. At ang isang utos pa nito, kung maaring mapatay niya ang kalaban, ay gagawin niya. Gigil itong si Mayor Corpus na makabawi kay Busbitoy. Hindi pwedeng matalo ang kanyang dalawang alaga. Malaking pira ang mawawala sa kanya. Nang pumagitna na ang mga maglalaban, agad na mapupuna mo ang kaibahan ng kanilang mga laki. Anim na talampakan lamang itong si Badong at ang kanyang kalaban nasa mahigit sa pitong talampakan at mas malaki pa ang bato-bato nitong katawan. Ngunit bago umalis itong si Badong doon sa grupo nila ni Busbitoy, wika nito na hindi aabot ng isang minuto ang kanyang kalaban. Kaya sabik itong si Busbitoy kung paano ito gagawin ni Badong. Habang naglalakad itong si Badong
papunta sa gitna. Itinali nito ang kanyang mahabang buhok. Pinisil-pisil din ito ang isang maliit na nakaumbok na nakabaon sa kanyang kanang braso, ang kanyang agimat ng pangil ng kidlat. Matapos na maipaliwanag ng referee ang mga dapat nilang gagawin at iiwasan, nakahanda na ang dalawang mandirigma para maglaban. Suminyas pa nga ang banyaga na papatayin niya itong si Badong. Nanatiling nakatayo lamang itong si Badong habang nakaharap sa kanyang kalaban. Mariin na nakakuyom ang kanyang kamao at nakahanda sa maaring gagawing pag-atake ng kanyang dambuhalang kalaban. Ilang sandali pa, umatake na ang kalaban nitong si Badong at nakaamba na ang malaking kamao nito at handa na siyang suntukin. Nang makalapit na ito kay Badong, isang ubod ng lakas ang pinakawalan nitong suntok na punteriya sa mukha niya. Ngunit bahagyang umilag lamang itong si Badong, kaya hindi siya tinatamaan ng suntok na iyon. At dahil paabanti ang naging posisyon ng kanyang kalaban, mas nakakalapit pa ito kay Badong at sakto ito sa kanyang gagawin na pag-atake. Isang malutong na sapak ang pinakawalan itong si Badong na tumama sa pagitan ng dibdib at tiyan ng kanyang kalaban. Sa lakas ng pagkasuntok na iyon ni Badong, ramdam niya ang panginginig ng katawan ng kanyang kalabang banyaga at sumuka na ito ng dugo. Napadilat ang mga mata nito at parang hirap ng makahinga. Unti-unti itong nauupos at napahawak na lamang ang dalawang mga kamay nito sa balikat nitong si Badong para hindi ito tuluyan na bumagsak. Nakatitig ito kay Badong na parang hindi makapaniwala. Hindi ito makapaniwala sa sobrang lakas na pinakawalang suntok nitong si Badong. At pagkatapos, nagpakawalang muli ng isang malakas na suntok ang binata at tumama ito sa liig ng banyaga. Pakiramdam pa ni Badong, parang nabasag niya ang buto nito sa liig. Isang palahaw ang lumabas sa bibig nito at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Natahimik ang mga taong nanonood doon sa bakbakan, pati nga sina Busbitoy at ang grupo nila ni Mayor Corpus. Napatulala ang mga ito. Nakakamangha ang ginawang iyon ng fighter nitong si Busbitoy. Ang inaasahan nitong si Mayor Corpus na siyang babawi sa kanilang pagkatalo sa unang laban ay hindi man lamang umabot ng isang minuto. Habang sina Busbitoy, napatulala din ang mga ito. Alam nilang may malahalimaw na lakas itong si Badong, pero hindi nila inaasahan na ganun kadaling napatumba nito ang dambuhalang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Ilang sandali, napukaw ang pagkatulala ng lahat nang sumigaw na ang referee at itinanghal na panalo itong si Badong. Saka pa lamang nagsisigawan ang mga taong nanonood at ang grupo nitong si Busbitoy. Sobrang napabilib ang mga taong nandoon sa lakas na ipinakita nitong si Badong, pati ang ibang mga mandirigmang nasa loob ng underground arena ay napabilib din. Gumuhit na sa kanilang isipan ang hitsura nitong si Badong na maaring makakaharap nila sa mga paparating pang mga laban. Habang papalabas na sa malawak na luna itong si Badong, nagtayuan ang mga nanonood at nagpalakpakan. Sobrang bilib na bilib ang mga ito sa ginawa nitong si Badong. Napatitig itong si Busbitoy kay Badong habang papalapit ito sa kanila. Wika nitong si Busbitoy, "Bunit, ano pa ang kayang gawin ni Badong? Gaano ba talaga ito kalakas?" Sagot nitong si Bunit, "Simula ng mga bata pa lamang kami, magkakasama na kami ni Badong, Busbitoy. Simula sa mga gawaing masasama, sa mga pagnanakaw, sa pakikipag-away sa mga kapwa masasamang tao at sa mga pakikipagpatayan sa kalye. Saksi na ako sa kanyang lakas at natatanging galing sa pakikipaglaban. Ngunit hanggang ngayon, pati ako namamangha pa rin sa kanya. Hindi ko pa rin masukat ang kanyang lakas.
Nagsasanay ako sa pakikipagbakbakan para kahit na kaunti makakalapit man lamang ako sa kanyang kakayahan. Ngunit magpasa hanggang ngayon, napakalayo pa rin ng aming agwat, lalo na sa lakas. Busbitoy, sa paglipas ng mga panahon, mas lalong lumakas pa si Badong. Nakakatakot ng maging kalaban ang aking kaibigan. Natahimik itong si Busbitoy at ilang sandali lumapit na ang mga ito kay Mayor Corpus. Nahalata pa rin ang inis sa mga alaga nitong mga banyaga. Kinuha na nila ang kanilang napanalunang pira. Uwi ka pa nitong si Mayor Corpus. Hindi pa sa ngayon ang huling pagkikita natin, Bitoy. Makakabawi din ako sa iyo. Pero hindi maikaila na sobrang lakas at gagaling ng mga bagong alaga mo ngayon. At pagkatapos tuluyan na itong nagpapaalam, alam ng mga ito na tulad ng mga nakaugalian, pagkatapos ng mga bakbakan doon sa ibaba, didiritso ang mga ito sa itaas ng arena para makisabong ang mga ito doon. Magbabaka sakali na makabawi sa natalong milyon-milyon na pira. Habang sina Busbitoy, umupo muna ang mga ito doon sa mga upuan at nanonood pa sa mga sumunod na laban. Uwi ka nitong si Busbitoy kay Badong. Badong, sobrang napahanga mo ako. Ibibigay ko mamaya sa inyo ang parte ng ating napanalunan. Itatabi niyo ito at gamitin lamang ninyo sa magandang paraan ang mga pirang napanalunan ninyong dalawa ni Bunit. Sa ngayon, panoorin muna natin ang labanan na ito. Ang dalawang fighter na iyan ang tumalo sa aking dalawang mga alaga isang linggo na ang nakaraan at nagiging dahilan para magalit sa akin ang kapatid ng isa kong mandirigma na si Mako. Ang grupo na bumugbog sa akin ang namumuno sa mga ito ay ang kapatid ni Mako. Ako ang sinisisi nila sa pagkamatay nitong si Mako. Sagot naman itong si Badong. Kung ganoon, Busbitoy, gumawa ka ng paraan para makalaban natin ang mga iyan. Tumawa itong si Busbitoy. Huwi ka nito. Matagal ko nang ginagawa ang mga bagay na iyan, Badong. Ngunit minaliit na ako ng mga iyan. Kailangan ko munang magdala ng isang mandirigma na makakuha ng kanilang atensyon at ayaw ng mga ito na dito maglalaban ang aming mga fighter. Kaya nakahalata agad ako na may balak na masama ang mga ito sa amin. Alam kong may lihim na galit sa akin ang mga ito dahil nagkaroon ng matinding kompetisyon ang aming mga negosyo. At para masulo nila ito, gusto nilang mapatay ako. Ilang sandali pa, natahimik na ang mga ito dahil nagsisimula na ang mga bakbakan. Malalakas din ang mga naglalaban. Palibhasa, sanay na ang mga ito at walang kinatatakutan. Wika nitong si Busbitoy na mayroong magaganap na labanan mamayang gabi doon sa isang lumang gusali na nasa unahan ng pier sa bayan na ito. Imbitado itong si Busbitoy. Kaya matapos ang laban sa underground, umakyat na ang mga ito doon sa itaas ng sabungan at patuloy na nakikisabong. Nang papauwi na ang mga ito, malaking pira ang napanalunan nitong si Busbitoy. Ilang milyon ang panalo nito sa sabong at lalo na sa bakbakan nila ni Bunit at Badong. Kaya ibinigay na nitong si Busbitoy ang pira para kay Badong at Bunit. Nakapaloob ito ng dalawang sobre at ibinigay ang mga ito sa dalawang magkakaibigan. Uwi ka nitong si Busbitoy. Maraming salamat sa inyo, Badong, Bunit. Masagana ngayong araw ang pagpasok ng pira sa atin. Makapal ang sobring ibinigay sa kanila ni Busbitoy. Kaya alam ng dalawa na malaking halaga ang nakapaloob nito. Nang tingnan ito ni Badong, hindi niya kayang bilangin ito dahil sa dami. Nagpapasalamat din ang dalawa kay Busbitoy. Hindi nila lubos akalain na sa loob lamang ng isang araw makakatanggap sila ng ganong kalaking pira. Nang makauwi na ang mga ito,
Nagpapahinga lamang ang grupo ng mga ito ng ilang minuto at pagkatapos muling umalis ang grupo nila at papunta na doon sa nasabing bakbakan na magaganap doon sa lumang gusali malapit doon sa isang per. Kasama nitong si Busbitoy ang walong mga tauhan nito at ang tatlong fighter. Kasama na din sina Badong at Bunit. Ang isang kasama nilang mandirigma may nakatuka na kasi itong labanan sa darating na araw ng Sabado at doon pa rin magaganap ang nasabing labanan sa gusaling iyon. Wika nitong si Busbitoy na medyo magiging delikado ang labanan na iyon ng kanyang fighter dahil ang usapan ng magkabilang panig may dalang mga armas ang mga ito na pwede nilang gagamitin. Kaya maaaring mayroong isa sa mga mandirigma ang mamatay. Ngunit alam na ito ng fighter nitong si Busbitoy na si Rado at pumayag na ito sa mga kondisyon. Itong si Rado ang isa sa kasama nila ngayon. Matagal na itong lumalaban sa kamay nitong si Busbitoy at ngayon lamang pumayag ito sa ganitong labanan na may dalang mga armas dahil na rin sa matinding pangangailangan. Nangangailangan ito ngayon ng malaking halaga. Mas malaki kasi ang pustahan at mapanalunan kapag may dalang mga armas na ang mga mandirigma. Ngunit ipinagbabawal pa rin sa kanilang palaban ang paggamit ng mga armas na matatalas. Ilang sandali pang lumipas, pagdating ng mga ito doon sa lugar, agad na pumasok ang mga ito doon sa loob ng gusali. Nadaanan nila ang mga nakakalat na mga tauhan ng mga nag-organisa sa labanan na iyon doon sa loob ng gusali at may mga dalang mga baril ang mga ito. Habang doon sa kalubluuban ng gusali, nandoon nakaparada ang mga sasakyan ng mga big boss doon at ang mga sasakyan ng kanilang mga bisita na mga mayayaman. Malapit nang magsimula ang laban, nakahanda na ang dalawang maglalaban. Nakita nila ni Badong at Bunit ang dalawang fighter na parang gustong-gusto nang makipaglaban sa isa't isa. May dalang baseball bat ang medyo may kaliitan ng katawan. Mahaba ang buhok nito at nakatali. Hindi din ito ganun kalaki ang katawan. Sa tingin pa nga nitong si Badong, mas maliit pa nga ito kay Bunit na nasa limang talampakan at 10 pulgada lamang. Habang ang kaharap naman ito, mas malaki ito ng dihamak. Mas malaki pa nga ito at mas matangkad ni Badong. Kalbo at bato-bato din ang buong katawan. Mapapansin mo agad ang mga tato nito sa katawan na mga demonyo. Sa unang tingin, nakakatakot ang mandirigmang ito. Isang patsikong armas ang dala nito. Isang bakal na nakakabit sa dalawa nitong mga kamay. Nakapalibot din sa dalawang mandirigma ang ilan sa mga sasakyan at ang mga bibigating mga mamumusta. May isang referee naman ang pumagitna at agad na pinulong ang dalawang fighter habang itong si Busbitoy. Sobrang abala na ito sa pakikipag-usap sa mga kaibigan na mga bibigating negosyante doon sa loob. Sina Badong naman, kasama ang mga kasamahang fighter, nakaupo na ang mga ito doon sa mga upuan na ibinigay sa kanila doon sa ikalawang palapag. Sa lahat ng mga alaga nitong si Busbitoy, madaling napapalapit ang loob nila ni Badong at Bunit kay Rado. Mabait kasi ito sa kanila at laging nakikipag-usap. Palibhasa, parihong sakalya ang kanilang pinagmulan. Kaya madaling nakagaanan nila ito ng loob. Nang magsimula na ang laban, agad na pumain lang ang mga sigawan at palakpakan sa kalugluuban ng gusaling iyon. Unang umatake agad ang isang mandirigmang may hawak na baseball bat. Agad itong nagpatambling-tambling at hinampas sa dalang armas ang kalaban nitong malaki ang katawan. Napakabilis ng mandirigmang may hawak na baseball bat. Ngunit kahit na gaano pa ito kabilis, mabilis din ang kalaban ito. Kahit na mas malaki ang katawan, agad nitong naiiwasan ang mga ginawang pagpalo ng kalaban. Ginamit din ito ang mga nakakabit na mga bakal sa kanyang dalawang kamay para sanggain ang mga pagpalo ng kanyang kalaban.
Tumataginting pa nga nang mapang-abot ang bisbulbat at ang bakal na nasa kamay ng dambuhalang kalbo. Sa tingin itong si Badong, kahit na mas mabilis ang kalaban ng kalbo, kaya itong iwasan at talunin ng mandirigmang kalbo. Napansin niya kasi ang linis ng mga galaw nito at kalkulado ang bawat kilos. Muling umataki ang maliit na kalaban at gumulong ito sabay ng paghampas sa hawak nitong bisbulbat sa paa ng dambuhalang kalaban. Napapikit pa nga ang ilan sa mga nanonood dahil sa lakas ng pagkapalong iyon. Tiyak nilang mababasag ang mga buto nito sa paa. Ngunit hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita. Bahagyang napagiwang-giwang lamang ang malaking tao at agad itong nakabawi ng lakas. Nagpakawala agad ito ng isang matinding pagsuntok. Muntik pa ngang tamaan ang kalaban nito. Mabuti na lamang agad itong nakatalon patras nang tamaan ang lupa sa ginawang suntok na iyon ng dabuhalang nilalang. Nawasak pa nga ito. Tumalsik ang mga lupa at mga bato. Alam ng mga nanonood na napakalakas ng suntok na iyon. At kung tatamaan ka, siguradong simenteryo ang iyong punta. Balak sanang muling umatake ang nakahawak ng bisbulbat. Ngunit hindi na nito nailagan ang ginawa ng kalaban nito. Nahagip na pala ang paa ng kalaban ng dambuhalang kalbo at nahawakan na niya ito. Gulat na gulat ang kanyang kalaban dahil napakabilis naman ng mga pag-ataking iyon. Alam niyang mas mabilis siya sa malaking taong ito. Pero bakit hindi niya nakita ang pagsakit sa kanyang mga paa? Inihambalos na ito ng malaking tao doon sa lupa. Makailang bisis na inihampas ito sa lupa at pagkatapos doon na naman ito pinaghampas doon sa mga sasakyan. Kung tutuusin, lamog-lamog na ito kung bitiwan ng dambuhalang fighter. Ngunit matibay din ito. Kaya nitong mapalakas ang kanyang mga muscle para hindi ganun kalala ang mga mata mo nitong pinsala. Kaya nagsigawan muli ang mga nanonood dahil sa sobrang ganda ng labanan. Isang napakalakas at napakatibay na tao laban naman sa isang napakabilis at flexible ang katawan. Dumudugo na ang mga bibig nito at maraming pasa na ito sa buong katawan. Ngunit nagawa pa nitong makaigpaw muli at hinampas sa ulo ang dambuhalang nilalang. Kita nila ni Badong at Bunit ang buwilo ng pagpalo na iyon at ilang sandali pa tumama na ito sa ulo ng kalbo. Isang bisbulbat ang gamit nito. Kaya kung tatamaan ang mga normal na tao, siguradong mababasag ang mga bungo nito. Ngunit mas lalong nagulat ang mga nanonood dahil nakangiti pa nga ang kalbong tinamaan sa ulo. May dugo na dumadaloy dahil sa kunting sugat na natamo nito sa kanyang ulo. Napamulat ang mga mata ng fighter na may hawak na baseball bat. Hindi ito makapaniwala. Dumaan na ito sa ilang mga laban na buwis buhay. Ngunit sa kanyang tingin, hindi na tao ang kanyang kaharap ngayon. Isa na itong halimaw. Isang sikwat ang pinakawalan ng dambuhalang fighter. Agad na napatalon patras ang kalaban nito. Ngunit inabot pa rin ito sa panga dahil sa lakas ng pagkasuntok na iyon. Umikot pa nga ito ng dalawang bisis sa ere bago ito bumagsak sa lupa. At pagkatapos, hindi na ito gumagalaw pa. Basag ang panga nito at natatanggal ang mga ngipin. Napuno ng dugo ang bibig at ilong ng maliit na fighter. Agad na tumawa ang dambuhalang nilalang. Lumapit pa ito sa kanyang kalaban. Pagkatapos, walang ano-anong binitbit nito ang walang malay na katawan ng kanyang kalaban at inialsa niya ito. Balak nitong ibagsak niya ito sa kanyang tuhod para tuluyan na itong mamatay. Ngunit ang panig ng mga kakampi nito, agad na bumunot ang mga ito ng baril at tinutukan ang malaking tao. Wika nung isa,
Subukan mong gawin iyan at mabubutas ang katawan mo ng aming mga bala. Tapos na ang laban ninyo. Panalo ka at talo kami. Wala nang dahilan para gawin mo pa iyan. Umalma na din ang mga kasamahan ng kalbo. Agad na lumapit na din ang mga ito doon sa gitna at nakipagtutukan ng mga baril. Kaya pumagitna na ang pinakabigbos ng lahat, itong si Roman, kasama din ang mga tauhan ito na may dalang mga baril. Wika nitong si Roman, "Ilapag mo ang katawan na iyan sa lupa, Magno. Alam mo ang batas sa ating organisasyon. Alam mo ang mga bawal at dapat na gagawin." Inutusan din nitong si Roman ang dalawang panig na huminahon at umatras ang mga ito at huwag magpadala sa init ng kanilang ulo. Agad naman na tumalima ang dalawang panig. Alam nila ang bagsik nitong si Roman. Matagal na ang panahon na kabilang ito sa tatlong pinakabigating tao na namumuno sa kanilang organisasyon. At kinatatakutan ito dahil sa higpit ng mga batas na pinairal nito. Ngunit halos naman lahat ng mga namumuno at mga mayayamang tao ay naging pabor kay Roman dahil sa tapang at kapasidad nito na kayanan itong madala ang organisasyon na ito sa matagal na panahon at naipalago pa. Kaya bukod sa kinatatakutan itong si Roman, nirerespeto din ito ng karamihan at mga kasamahan. Itong si Magno, ibinato niya ang katawan ng kanyang kalaban doon sa grupo ng mga kasamahan ito. Nagtiimbagang na lamang ang mga ito. Kilala talaga itong si Magno na walang awa at walang sinasanto. Baguhan pa lamang din ito sa underground fighting. Ngunit agad itong sumisikat at nakikilala dahil nga sa bagsik nito. At bukod pa nito, nakikilala din ito bilang isang napakalakas na mandirigma at napakatibay. Hinala nga ng membro ng grupong ito na itong si Magno ang susunod na kakatakutan sa mundo ng underground fighting. Agad na pinakalma ng mga tauhan itong si Roman ang magkabilang panig. Nagkaroon ng sandaling pagpupulong ang mga ito at kinausap nitong si Roman itong si Magno na huwag nang uulitin ang mga ginagawa nito kanina. Ngunit wika nito kay Roman, "Boss Roman, gusto kong makaharap si Basil. Kahit saan ang gusto mong labanan at kahit na ano ang gagamitin namin ng mga armas, gusto ko siyang labanan para makita kung sino talaga ang mas malakas sa aming dalawa." Tumawa lamang itong si Roman. Sagot nito kay Magno, "Talunin mo muna ang mga kasabayan mo sa baba, Magno. Alam kong malakas ka, ngunit hindi pa kayo pwedeng maglaban ni Basil dahil kabilang na siya sa mga class E na mandirigma. Nasa class C ka pa lamang, kaya kung gusto mong umakyat ang iyong posisyon, ipakita mo munang karapat dapat kang lumaban sa aking anak." At pagkatapos tumalikod na itong si Roman habang itong si Boss Bitoy patuloy na nakipag-usap ito doon sa kanyang mga kasamahan sa organisasyon na iyon. Kinausap na pala itong si Bitoy nitong si Don Pulino para ikasana ang bakbakan nila ng kanilang mga alaga. Itong si Don Pulino ang nangangalaga kay Magno. Nais nitong si Don Pulino na ilaban ang kanyang malakas na alaga sa papasikat na si Badong. May mga nakapagbalita kasi sa kanya na may bagong alaga itong si Boss Bitoy na kakaiba ang antas ng lakas. Wika nitong si Don Pulino, "Siguradong maraming mga mayayaman ang manonood dito, Bitoy, dahil parehong gumagawa na ng pangalan ang ating dalawang mandirigma. Ikaw ang bahalang magdesisyon sa lugar na pagdausa ng laban." At gusto nitong si Don Pulino na sa makalawanan nila gaganapin ang labanan. Nag-iisip muna itong si Boss Bitoy. Sa tingin din niya, ito na
ang magandang pagkakataon para masubukan ang lakas at galing ni Badong laban sa isang halimaw na si Magno. Kita niya kung gaano kalakas itong si Magno. Iniiwasan pa nga ito ng ilang fighter. Ngunit hindi itong si Busbitoy. Paano niya masusukat ang lakas at galing nitong si Badong kung hindi niya ito ilalaban sa mga dikalibring mga mandirigma? At kapag matalo ni Badong itong si Magno, mas makikilala agad ang kanyang alaga at mas marami ang magkakaintiris sa kanila. Masisikat ang kanilang grupo at mas makakahanap ng mas malaking pira. Pumayag itong si Busbitoy sa hamon na iyon nitong si Don Pulino at tungkol sa lugar ng pagdausan ng kanilang laban, kakausapin muna niya itong si Badong. Kailangan na ito ang pumili ng lugar. Lumapit itong si Busbitoy kay Badong at kinakausap na ito. Sinabi na niya ang hamon na iyon ng grupo nitong si Don Pulino. Sagot naman itong si Badong, "Malakas ang isang iyon, Busbitoy. Ngunit gusto ko siyang makaharap. Kahit na ngayon o bukas, pwede ko siyang labanan. Kung ako ang mamimili ng lugar, gusto kong doon gaganapin ito, sa Kalye 13, ang lugar kung saan kami lumaki ni Bunit. Gusto ko rin na payagan na manonood ang aking mga kaibigan na nandoon at mga kakilala." Nabigla itong si Busbitoy sa sinabi nitong si Badong. Sa lahat ng lugar ng San Nicolas, ang Kalye 13 ang lugar na hindi mo babalakin na mapuntahan, dahil nandoon sa lugar na ito naglulungga ang lahat na mga pinakamasamang damo at mga halang ang kaluluwa. Ngunit naisip din nitong si Busbitoy na protektado naman sila ng organisasyon at kakilala naman ang mga ito nila ni Badong at Bunit. Wika nitong si Badong nang makitang parang nag-alanganin itong si Busbitoy. "Huwag kang mag-alala, Busbitoy. Ako na ang bahala sa mga taong nandoon. Hindi manggugulo ang mga iyon. Ipinangako ko iyan." Kaya napanatag ang loob nitong si Busbitoy at agad na bumalik ito doon sa grupo nitong si Don Pulino, kasama na sila Bunit at Badong. Agad na napagkasunduan ng mga ito ang mga kondisyon sa bawat isa at ang halaga ng mapanalunang pira. Agad din na ibinalita ito nitong si Roman para maipaalam sa lahat ng mga mayayamang membro ng kanilang organisasyon ang labanan na ito. Habang nag-uusap ang grupo nila ni Busbitoy at Don Pulino, biglang lumapit itong si Magno sa mga fighter nitong si Busbitoy at tinitigan isa-isa ang mga ito. Naputol ang pag-uusap nila ni Don Pulino at Busbitoy nang magsalita itong si Magno. Wika nito, "Busbitoy, sino naman sa kanila ang ilalaban mo sa akin? Mukhang mahihina naman ang mga ito. Baka magsayang ka lamang ng pira. Sino ba sa mga ito ang sinasabing tumalo doon sa mga banyagang alaga ni Mayor Corpus?" Humakbang ng isang bisis itong si Badong at humarap ito kay Magno. Wika nitong si Badong, "Ako ang tumalo sa mga kulay-uling ng mga iyon. Ang pangalan ko ay Badong. Huwag mo kaming maliitin dahil hindi ako natatakot sa laki at lakas mo." Nagkatitigan ang dalawa. Ang sagot naman itong si Magno, "Ganun ba? Gusto mo bang ngayon na magaganap ang ating laban para matauhan ka sa panaginip mo? Paano mo natalo ang isang negrong iyon? Sabagay, mahihina naman ang mga alaga ni Mayor Corpus, kaya hindi na nakapagtataka na matatalo mo ang mga iyon." Napanting ang tinga nitong si Badong sa kanyang narinig na kambugan. "Kahit ngayon din, lalabanan kita, kalbo. Subukan mong lumapit." Ang paghamo nitong si Badong, inawat na sila nitong si Busbitoy at Don Pulino. "Magsitigil nga kayo at gamitin ninyo ang inyong mga utak. Kailangan natin ng mas maraming manonood na mga mayayamang tao para mas kikita ang laban ninyo.
Huwag kayong magpadalos-dalos sa inyong mga kahambugan. Sumagot naman itong si Bonita. Uwi ka nito. Nananahimik kami dito, dun Pulino. At biglang lumapit ang isang unggoy na ito. Sobrang mayabang. Baka pakainin lamang ito ng alikabok ni Badong sa oras ng kanilang labanan. Inawat na din itong si Busbitoy ang kanyang mga tauhan at dinala na ang mga ito doon sa kanilang sasakyan. Ngunit itong si Magno, nanatiling nakatayo lamang ito at nanggagalaiti pa rin ito sa galit at gustong-gusto ng tirisin itong si Badong. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya na itong si Busbitoy na uuwi na ang mga ito. Habang nagbiyahi ang grupo nila, wika nitong si Busbitoy. Badong, paghandaan mo ang laban mo kay Magno. Nakita mo naman ang lakas at tibay nito kanina. Ngunit alam kong magagawan mo ito ng paraan at alam kong mananalo ka. Bukod sa malaki ang nakatayang pira sa laban ninyo, sino man sa inyo ang mananalo, tiyak na mas makikilala pa dahil mga bigating mga promoter ang may hawak ngayon sa laban ninyong dalawa. Huwag kang mag-alala, Boss Bitoy. Ipapakita ko sa kanila, lalong-lalo na sa kalbong iyon, na hindi masusukat ang lakas sa pagsasalita lamang. Malakas nga ito, ngunit mas malakas ako sa kanya. Napangiti na lamang itong si Boss Bitoy sa kanyang narinig sa sinabi nitong si Badong. Ngayon, mas mauna pa ang laban nitong si Badong kaysa kay Rado. Nagpapaalam na din muna itong si Badong at Bunit na kailangan muna nilang bumalik doon sa dati nilang kinalakihan na lugar ng Kalitrisi. Magdalawang taon na din simula nang umalis ang dalawa doon sa kanilang lugar. Namimiss na nitong si Badong at Bunit ang kanilang mga kaibigan. Balak din nitong si Badong na kausapin ang mga ito tungkol sa nalalapit niyang laban at makapanood ang mga ito. Siguraduhin din itong si Badong na hindi manggugulo ang mga ito sa oras ng kanyang labanan. Pakiusapan niya ang kanyang mga dating kaibigan na bantayan ang lugar na pagdausan nila ng laban. Baka kasi manggugulo pa ang mga kalaban nilang mga gang noong unang panahon. Pumayag naman agad itong si Busbitoy. Pagdating ng mga ito sa bahay nila ni Busbitoy, agad naman na inihatid ang dalawa papunta doon sa lugar. Ngunit ang bili nitong si Badong, hanggang pasukan na lamang sila ng Kalye 13, dahil lubhang napakadelikado na ang pagpasok sa lugar na iyon, lalong-lalo na hindi kilala itong si Busbitoy. Makalipas ang ilang minuto, nang marating na nila ni Busbitoy ang Kalye 13, agad na ibinaba nito sina Badong at Bunit doon sa pasukan ng lugar. At pagkatapos, bumalik na agad ang mga ito. Habang sina Badong at Bunit, nanatiling nakatayo ang dalawa at pinagmamasdan ang buong lugar. Inilibot nila ang kanilang mga paningin. Hindi pa rin masyadong nagbabago ang buong lugar. Malawak ang sakop ng Kalye 13. Nandirito sa lugar ang isang daungan ng iligal na mga barko at mga bangkang nagpupunta. Mayroong isang malaking merkado din sa lugar na ito at dito malimit na maglalaban ang mga gang. May mga pulis ang nakatalaga sa lugar na ito, ngunit pati ang mga pulis takot at nag-iingat ang mga ito sa kanilang mga kilos, lalo na kung gabi. Kita nila ni Badong ang mga gusali na napuno ng mga sulat. May nakita din silang mga pulubi ang natutulog sa gilid ng mga gusali sa kalying iyon. May nasipat din ang mga ito na parang grupo ng mga gang ang gumagala doon sa lugar. Maraming kilala sina Bunit at Badong sa lugar na ito. Marami silang mga kaibigan at kinatatakutan din ang dalawa ng mga kapwa-halang ang kaluluwa dahil nga kilala nila itong si Badong at Bunit na walang inuurungan at walang sinasanto. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan nang naglalakad ang dalawa papasok sa kalying iyon. May kakaibang kirot na naramdaman itong si Badong pagkabalik niya sa lugar na ito. Naalala niya
ang sinapit ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa lugar na ito. Ilang sandali pa, binaybay na nila ang gilid ng mga gusaling aliwan. Marami na silang mga nakikitang naglipa ng mga babaeng bayaran at mga parokyano na nagpupunta doon sa lugar. Hindi na pinapansin nila ni Badong at Bunit ang mga ito. Naalala din ni Badong ang kapitbahay nila noon na si Lala. Simula pa kasi ng mga bata ang mga ito, nagkaroon na itong si Badong ng lihim na pagtingin sa kababata. Ngunit hindi na niya alam kung ano na ang naging buhay nito ngayon. Habang naglalakad ang dalawang magkakaibigan doon sa unahan, napansin nila na may mga nakaumpok na mga kabataan at parang nakaabang ang mga ito sa kanila. Dahil nga, matagal nang hindi nakabalik ang dalawa sa lugar na ito. Hindi na nila kilala ang mga bagong nagsusulputan na mga gang sa Kalye 13. Wika nitong si Bunit. Naku Badong, mukhang hindi tayo kilala ng mga iyan. Mukhang kailangan pa natin na magpakilala sa mga ito. Nakita din nila na may mga nakasunod na din sa kanilang dalawa doon sa kanilang likuran.